Itago niyo po ako sa pangalang Fatima, isang Negrosanon. May nais din po akong ibahagi na kwento sa iyong programa, Sir Casper. 8 taon ako nang makulong ang aking ama. Lolong kasi sa droga at isang dakilang magnanakaw sa amin ito. Bugbog sarado rin noon ang aking ina. Tuwing darating ito sa bahay na walang pagkain sa mesa. Halos araw-araw, may suot lagi ang mama ng peking antipara. I mean, laging maga ang kanyang dalawang mata. Minsan umiiyak na lang ako sa awa, ngunit wala naman akong magawa kundi ang umiyak na lang. Kahit ako nga, laging pinapalo ng papa kapag makikitang nagkakalat. Wala nga itong pakialam kahit may sakit ang mama dahil sa maghapon itong paglalaba, may maibili lang ng aming makakain. Hindi ko alam kung bakit natitiis ng mama na pakisamahan ang napakasalbahe kong ama. Kaya nang makulong ang papa ay laking tuwa ko. Pangit mang isipin pero iyon talaga po ang nararamdaman ko. Sa wakas, hindi na mangangatog ang aking tuhod sa tuwing uuwi ito ng lasing at high sa droga. Maging si mama ay mapapanatag na rin dahil wala nang mambubugbog pa sa kanya. Hanggang sa nakapasok ang mama sa isang mayamang balo. Hindi pa naman ganoon katanda. Lalong hindi makikita ang kanyang edad sa kanyang pisikal na kaanyuan. 50 anyos na ito. Ngunit mukhang 35 lamang kung titignan. Magsasampung taon ako noon nang sabihin ni mama na si Ferpicto, hindi niya po tunay na pangalan. Siya na raw ang bago kong papa. Noong una ay parang ayaw ko pang tanggapin. Naguguluhan kasi ako dahil ang nasa utak ko noon ay parang mali naman yata. Napalitan ang aking papa. Kahit kasi ganoon iyon, iba pa rin ang tinatawag na lukso ng dugo. Tahimik lang ako pero ang totoo, kahit pinapalo ako ng totoo kong ama, ay palagi ko pa rin siyang namimiss. Iba kasi siguro talaga kapag pinanggalingan ng iyong dugo at laman. Guwapo din naman si Papa Ferpicto. Sobra nga itong mabait. Iyon nga lang ay napaka-misteryoso ng mukha. Kahit gaano ito kabuti sa akin ay naiilang pa rin ako sa kanya. Kung minsan nga, napapagalitan pa ako ng mama. Bakit daw parang nandidiri ako sa aking ama-amahan? Kaya pinilit ko na lamang na maging mabuting anak. Alang-alang na rin sa kanyang kaligayahan. Dahil kita ko naman lahat ng sakripisyo at paghihirap na kanyang pinagdadaanan. Hatid sundo ako ng ama-amahan sa paaralan na aking pinapasukan. Kung busy naman ito sa kanyang opisina ay pinapahatid na lang ako nito sa bus ng paaralan. Sa paglipas ng mga buwan at taon, hindi nagbago ang pakikitungo niya sa akin at sa aking ina. Kita ko kung paano niya ito inaalagaan at minahal. Taliwas noong nasa kamay pa ang mama sa aking totoong ama. Kaya nagpapasalamat din ako dahil kahit paano ay naging maligaya ang aking pinakamamahal na ina. Ilang buwan ang lumipas, nagbunga kaagad ang kanilang pagsasama. Nakakalungkot lang dahil kung kailan nalaman niya na nagdadalang tao ang mama, tsaka siya lilisan patungo sa ibang bansa para sa kanyang negosyo na naiiwan doon.
Babalik lang daw siya kapag naisilang na ang bata. Sinabi pa niya na huwag kaming mag-alala dahil iwanan niya ang ibang credit card para magamit namin ng mama araw-araw sa aming mga kakailanganin. Hindi rin naman kami nahihirapan sa bahay dahil kumpleto ng gamit para mapabilis ang trabaho. Dumating ang panahon na isinilang ng mama ang aking kapatid. Lalaki at sobrang gwapo, kaya sobrang saya ko noon. Sa wakas ay, may matatawag na akong isang kapatid. Isa na rin akong ate at balang araw ay may tatawag na sa akin na ganoon. Excited ako sa paglaki ng baby. Kaya nang lumabas ito, halos ako na ang nagpepresenta na magbantay tuwing gabi. Ang sarap kasi sa pakiramdam at feeling ko, hindi nakakapagod kahit walang masyadong tulog, kakabantay sa kanya tuwing gabi. Tatlong buwan si Junior nang umuwi ang daddy sa bahay. Sobrang tuwa nito nang makita ang bata. Hinahalik-halikan nito ang noo. Ngunit lang naman at agad na nagpaalam na pupunta sa kanyang opisina. Tambak na daw ang naiwan niyang mga gawain kaya kailangan ng overtime at maging sub-sub sa trabaho. Minsan parang nagtampo pa ang mama sa kanya dahil tila umiiwas ito na parang ang hirap intindihin. Iyon nga lang at napakakalmado ng mama kahit noon pa man. Ayaw nito na nagre-reklamo at laging nagtitiis kahit nasasaktan. Isang gabi ay nagising ako sa ingay sa labas. Para kasing may nagtatalo at tila. Boses iyon ng mama at ni daddy ay perfecto. Hindi nga ako nagkamali. Nagtatalo ang dalawa. Nakatalikod ang daddy at ang mama naman ay natatabunan niya habang nagtatalo sila. Kaya hindi nila ako napansin sa kanilang likuran. Para mo nang awa, mahal, pigilan mo naman ang iyong nasa loob mo. Huwag ang anak natin, huwag si Junior. Dugot laman mo yun. Pagsusuma mo ng ina, kaya naguguluhan ako sa ibig niyang sabihin. Ma, anong nangyari? Nagulat silang pareho nang marinig ang aking boses. Sabay silang natahimik. Napasilip ang mama sa aking kinatatayuan sa harap mismo ng nursery room kung saan ko binabantayan ang aking kapatid. Pumasok ka na doon, Fatima. Bilisan mo. Utos ng mama. Hindi ako nakinig. Bagkos ay kinulit ko pa ang mga ito tungkol sa kanilang bangayan. Dad, nag-aaway ba kayo ng mama? Diretsong tanong ko sa aking ama-amahan. Tahimik lamang ito habang nakatalikod sa akin. Dad! Sigaw ko pa at tila lilipad ako papalayo mula sa aking kinatatayuan nang bigla itong humarap sa akin. Ang pangit ng kanyang muka. Sobrang pula ng mga mata. Ang haba ng mga pangil. Pati ang mga kuko. Maging ang mga maitim na balahibo ay sobrang yabong at nangangatal ang mga ugat sa buong muka. Har, ang bango. Wika nito nang nakangisi at tumutulo ang laway habang nakatingin sa loob kung saan nakahiga ang kapatid ko na lalaki. Para akong binabangungot ng mga sandaling iyon. Parang gusto kong iumpog ang ulo sa dingding upang magising dahil tila hindi ka pa ni paniwala ang sitwasyon. Daddy, anong nangyayari sa'yo? Nauutal na tanong ko. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Tila, hindi ko maihakbang
ang aking mga paa. Para akong hinihipnotismo ni Daddy. Tawa lang ito ng tawa na parang diablo. Napaisip ako sa mga oras na iyon. Iyong akala ko na magandang buhay para sa aming pamilya. Akala ko pang matagalan na. Iyon pala ay parang bangungot lang din. Aswang ka, Daddy. Aswang ka. Kaya ba wala kang mga anak? Kinain mo rin ba sila? Kaya wala kang asawa? Lahat sila naging biktima mo rin? Pati ba naman kami ni Mama? Lalo na si Junior, uubusin mo ulit kami? Sunod-sunod na tanong ko. Natagilan bigla ang aking hilaw na ama. Halata ang lungkot sa mukha nito. Ngunit mabilis ding napawi. Mas nananaig yata ang halimaw na nasa kanyang loob. Ilang sandali pa ay unti-unti itong humakbang papalapit sa akin. Mas lalo akong natakot at nataranta nang tila hindi sa akin nakatuon ang kanyang atensyon. Nasa kay Junior iyon at tila ba takam na takam ito dahil tulo ng tulo ang masangsang na amoy ng kanyang laway. Kahit takot ay naisip ko na harangan ito. Kahit 12 anyos lang ako ay sobrang mahal ko ang aking kapatid. Hindi ako makakapayag na mabibiktima niya ito at hindi pwede na pati kami ni Mama ay maging katulad sa mga naging pamilya nito ng una. Malakas talaga ang aking kutob na kaya naging balo ito ng maaga dahil siya rin ang mag-isang naging konsumidor ng mga ito. Ngunit napakalakas niya masyado. Isang tulak lang ay nasadlak ako sa sahig at tumama ang puwet sa matigas na semento. Kaya napatungal pa ako sa sakit ng aking balakang sanhi ng pagbagsak. Fatima! Gulat na sigaw ng Mama sabay takbo palapit sa akin. Daan sana ako nito ngunit nang makita ang Daddy na patungo sa kiuna ng bata ay mabilis itong sumunod at nagpatiuna para kunin si Junior. Ngunit sadyang ang hahaba ng mga braso ng Daddy, idagdag pa ang pambihirang lakas nito. Nabuwal ang Mama ko, napahiyaw ako. Diretso pa rin sa kinaroroonan ni Junior. Naalala ko ang baseball bat na nasa likod ng pintuan ng kwarto ni Junior. Kasandal ito sa malaking antigong base na nakadisplay doon. Mabilis akong tumayo, hindi alintana ang inindang sakit ng balakang. Mas nananaig ang aking hangaring maisalba ang kapatid mula sa halimaw naming ama. Nakita ko rin ang Mama na mabilis na tumayo at may kinuhang kung anong bagay sa labas. Nang nasa likod na ako ni Daddy, ay inundayan ko na kaagad ito ng hampas. Ngunit lahat ng palo ko ay tila walang epekto sa kanya. Halos nawala na ako ng pag-asa pa na maisalba ang aming mga sarili sa halimaw na inakala naming tagapagtanggol ng aming buhay hanggang sa huli. Ngunit isang kahangalan pala ulit ang nabuong desisyon ng Mama. Pero hindi ko rin naman masisisi ang aking ina. Kita ko naman kung paano siya minahal at inaalagaan maging ako ng Daddy Perfecto. Pero hindi ko alam kung bakit ngayon lang lumabas ang halimaw na katauhan nito. Marahil matagal ring nagtimpi ang aking ama-amahan. Kaya marahil ito lumuwas ng ibang bansa upang umiwas sa asawang nagdadalang tao. Ayon kasi sa mga naririnig ko, mabango ang buntis sa mga aswang. Nakita ko na patakbong sumugod ang Mama. Pinagtataga nito ang aking ama-amahan. Pero ilag lamang ito ng ilag. Bigla kong naalala ang lagi kong napapanood sa horror animation.
bawang at asin ang kinatatakutan nila. Tsaka ko lang din naalala na ayaw ni Daddy sa bawang at dahil half Chinese ito, halos walang lasa ang pinapaluto niyang ulam. Hindi kasi gumagamit ng asin ang mama kapag sa pagkain niya. Ang sabi pa ng mama ay, ganoon daw talaga ang mga incheck, matabang ang timplada. Ewan ko lang kung totoo ba talaga. Wala na akong sinayang na panahon. Tinakbo ko kaagad ang kusina at kinuha ang lagayan ng asin, maging ang supot na naglalaman ng bagong pinamiling bawang ng mama. Naabutan ko pa rin sila sa ganoong tagpo, pero may mga sugat na sa balikat ang Daddy. Maging si mama ay puno na rin ng kalmot ang mga baraso. Kaagad kong binuksan ang asin at siyan ang Daddy. Umusok ang bawat balat na natatamaan ito. Kaya napahiyaw siya sa sobrang hapde, lalo na tumama iyon sa kanyang mga sugat. Nakaramdam ako ng kaunting ginawa dahil sa wakas ay nahuli ko rin ang kahinaan niya. Kaagad kong pinalibutan ng mga bawang ang paligid ng kuna ni Junior. Kung naging mabisa ang mga asin na pangontra sa kanya, ano pa kaya ang bawang na tanyag sa social media na panlaban sa katulad nilang masasamang hininga? Nang hindi na nito matiis pa ang pagkapaso sa asin, ay nagtatakbo na itong lumabas. Mabilis na naisara ng mama ang lahat ng bintana at pintuan ng makalabas na ito. Niyakap ko ang mama habang minamasdan ang bunso na tahimik pa rin natutulog sa kuna sa kabila ng nilikha naming ingay kanina. Doon na kami namalagi ng mama sa nursery room hanggang magdamag. Pinapahinga ko ito at sinasabihang ako na muna ang magbantay kay Junior upang makabawi naman siya ng lakas. Subalit dahil sa nangyari ay tila, hindi rin ito dinadalawtok. Ma, matagal mo na bang alam ang tungkol kay Daddy? Bigla kong tanong kay mama iyon habang nakaupo ako sa sofa at siya naman ay nakahiga sa kama malapit sa kuna ni baby. Hindi anak, nagulat na lang din ako kanina nang bigla siyang naghuhumiyaw sa banyo. Akala ko inatake na ng kanyang migraine kaya nilapitan ko. Ganoon na lamang ang gulat ko nang makita ang aktwal na pag-iiba niya ng anyo. Malamang isang gabo na nauri ng aswang ang Daddy mo. Sa isang taon ilang beses lang silang nananalasa. Pero sa totoo lang anak, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na aswang ang Daddy perfecto mo. Hiwalayan mo na ba ang Daddy, ma? Natigilan ang mama nang marinig ang diretsong tanong ko sa kanya. Tila nahihirapan itong magdesisyon. Alam kong masakit para sa kanya dahil minahal niya ng lubusan ang Daddy. Maging si Daddy naman ay nakita ko kung paano minahal at alagaan ang mama. Kaya sobrang hirap ang magdesisyon si mama na hiwalayan ito. Kinaumagahan, nagising kami ng mama sa malakas na katok ng binto. Si Daddy iyon at paumiiyak habang sumisigaw mula sa harap ng pinto. Bigla kong naalala ang nangyari kagabi, kaya nakaramdam ako ng takot. Maya-maya, aatake na naman ito at tumpay sa kanyang nais gawin. Subalit iba pa rin talaga ang pagmamahal ng asawa. Kaya ganoon ang nangyari. Ay tila atat pa rin ang mama na pagbuksan ang Daddy sa labas. Ma, paano kung aatakihin tayo ulit kapag binuksan mo? Nag-aalang ang tanong ko sa mama. Hindi anak, alam ko na wala na ang halimaw na nasa katauhan niya kagabi. Natigilan ako sa reaksyon ni mama.
Talagang na-trauma na ako sa daddy, kaya hindi ako pumayag na buksan ang pintuan. Sige na naman asawa ko. Sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko lang naalala na kabilugan ang buwan kagabi. Pero wala akong intensyon na ilagay ang buhay niyo sa alanganin. Pakiusap. Gusto ko kayong mayakap. Saka si Junior. Umiiyak na ito habang nakikiusap. Sobrang lambot talaga ng puso ni Mama. Walang sabi-sabi. At bigla na nitong tinakbo ang pintuan at binuksan ng daddy. Bigla pa itong yumakap doon, kaya napaikot ko na lamang ang aking mga mata habang nakatingin sa kanila. Pat, payakap naman anak. Namimiss na kita. Unang pagkakataon na nakipagtitigan ako sa daddy. At doon ko lang din napansin na nakatuwad ako sa kanyang pupila ng mata. Kakaiba iyon sa normal na tao. Marami naman akong natitigang mata, ngunit sa kanya lang ako naging baliktad. Natatakot po ako sa iyo, daddy. Baka kasi kainin mo kami ng kapatid ko. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ng aking pangalawang ama. Wari, nagsisisi sa kanyang nagawang pagkakamali. Alam ko anak, kaya patawad kung ganito ang daddy. Kung may paraan lang sana na mas ito sa akin, ayoko rin ang ganito. Tumulo ang luha sa mga mata ng daddy. Maging ang mama ay umiiyak na rin. Ayokong mapahamak ulit kayo dahil sa akin. Kaya bukas na bukas din ay babalik na ako sa Amerika. Siguro doon na lamang ako pumirme upang hindi ko kayo malagay sa panganib. Huwag kang mag-alala asawa ko. Lahat ng mga pag-aari at pera ko sa bangko na nakadeposito rito sa Pilipinas ay iiwanan ko sa inyo ng ating mga anak. Basta ipangako mo sa akin na huwag mo silang pabayaan. Si Fatima, huwag mo siya laging pagagalitan. Parang natutunaw naman ang aking puso nang marinig ang bilin na iyon mula sa aking ama-amahan. Ramdam ko ang sinseridad ng kanyang sinasabi. Hinagkan nito sa noo ang mama na butil-butil na ang luha sa kakaiyak. Maging ako man ay humahagulgol na rin. Tuluyan na ngang nilisa ni daddy ang lugar at hindi na nagpaparamdam pa sa amin. Nililibang na lamang ng mama ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagiging subsob sa trabaho. Hindi na rin siya tumatanggap pa ng manliligaw. Tama na sa kanya ang dalawang beses na magiging bigo na mahanap ang isang happy ending. Pero kahit paano ay naging blessings naman ang daddy perfecto. Hindi naman namin tinatamasa ang walang hanggang yaman kung hindi siya dumating sa aming buhay. Lalo na si Junior na siyang mahal naming dalawa ni Mama. At hanggang dito na lang po Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig dyan. Muli po, ako po si Fatima ng Negrosanon. Mayaman ang angka ng napangasawa ni Luna. Hindi niya totoong pangalan. Ako si Maricon. Hindi ko rin totoong pangalan. Nakakatandang kapatid ni Luna. Sino nga ba ang hindi magkandara pa sa aking bunsong kapatid? Bukod sa maganda at maputi, sobrang tangkad din at mahubog ang katawan. Para itong birhen kong maihahalin tulad. Kaya nung makita ito ng anak ni Don Melchides, agad nitong napaibig ang binatang galing pa ng ibang bansa. Dahil doon nagtapos ng pag-aaral.
Ayaw pa sana ng Don si Luna para sa kanyang uniko iho. Paano nga ba niya maipagmalaki sa kanyang mga kumpanyero ang isang katulong bilang katipan ng kanyang binatang si Gustavo? Pero kahit ano pa ang gagawin niyang pagtutol, nananaig pa rin ang desisyon at paninindigan ng kanyang anak. Isang magarbong handaan ang idinaos. Isang linggo pa lang buhat nang magkakilala sila Luna. Ngunit kasala na agad ang gusto nito. Ayaw na raw kasing pumayag ni Gustavo na magtagal pa. Gusto na niya itong makasiping at hindi na siya makapagtimbe na hindi ito mahawakan at mayakap. Maging si Luna ay nagtataka sa kanyang sarili. Buong buhay niya ay hindi pa siya nakaranas umibig. Ngayon pa lamang at sa anak ng mayamang amo pa namin. Bahala na kung iisipin ng mga ito na gold digger siya o kaya naman ay isang social climber na gustong umangat sa buhay. Kahit ano pa ang iisipin nila, walang pakialam si Luna dahil puso niya at ang inutos nito ang kanyang sinusunod. At bakit pa nga ba niya pinoproblema iyon? Mahal din naman siya ni Gustavo at tanggap nito kahit siya pa ang pinakamahirap na nilalang sa balat ng lupa. So what? Basihan na ang yaman sa pag-iibigan dahil rinig ko noong sambit ni Sir Gustavo sa kanyang papa. Pareho kasi kami ni Luna nakatulong sa bahay ng Don. Mabait naman ito sa amin noong hindi pa dumating si Sir Gustavo. Iyon nga lang, napaka-unusual ng kanyang ikinikilos minsan. Nakikita mo siya na nakatayo sa patio ng kanyang bakuran. Ngunit wala pang ang isang minuto kang nakatalikod, mapapansin mo na lang ito na nasa likuran mo na. Pilyong nakangiti na tila ba ginugood time ka. Ganoon minsan ang Don, nakakatakot din. Minsan kasi parang multo na wala kang marinig na yapak. Ngunit bigla na lang magsasalita sa iyong likuran. Ilang buwan pa lang kami na namasukan sa kanilang bahay. Ngunit, masasabi ko na talaga na napaka-misteryoso ng matanda. Maging sa iba pang bagay. Pero ipinagkibit-balikat ko iyon. Marahil, pinaglalaruan lang din ako ng aking isipan. Ikinasal na nga si Luna at si Sir Gustavo. Ayaw pa sana ng mga magulang namin. Kaso desisyon pa rin ito ang masusunod. 23 na rin kasi ito, kaya may sarili na siyang desisyon para sa kanyang sarili. Pero ewan, para kasing mabigat talaga ang loob ng aking mga magulang na pumayag sa kanilang pag-iisang dibdib. Tumira sila sa malaking bahay na nasa gitna ng hasyenda. Pag-aari ito ng papa ni Gustavo na ngayon ay ipinamana na sa kanya. Ilang buwan pa lang sila na nakatira roon. Minsan ang payagan ako ng Don. Nadalawin ko ang aking kapatid na si Luna ay anong tuwa ko. Nabalitaan ko rin na buntis pala ito at hindi isa kung hindi tatlo pa. Sobrang excited namin para sa paglabas ng mga bata. Gusto ko sanang samahan si Luna para kahit paano ay maalagaan ko siya. Ngunit iwan ko at hindi pumapayag ang Don. Maging si Gustavo, eh kapatid ko naman iyon.
Maging sa kay Luna ay nararamdaman ko na may kakaiba. Ni hindi na nga ito ikinekwento sa akin kung ano na ang ganap sa buhay niya. Hindi naman siya dating ganito. Kahit nga galos lang na maliit, sinasabi agad nito sa akin. Iba talaga ang pakiramdam ko sa bawat pagbisita ko sa aking kapatid. Isinilang ni Luna ang kanyang triplets. Parehong babae ang mga ito. Ang nakakatuwa pa ay talagang pareho sila ng mukha, maliban na lang sa mga nunal na nagiging basihan at palatandaan ng bawat isa. Iyong sa isa kasi ay kulay pula at nasa gitna ng noo. Iyong isa naman ay itim na nasa puwetan. Habang ang isa pa ay kulay kake na nasa siko nito. Nakakatuwang pagmasdan ang mga ito. Animoy mga anghel dahil sa taglay na kagandahan. Hati ang mukha sa ama at ina. Kaya sobrang napakaganda ng mga ito. Sa pagkakataon na iyon, nag-insist na talaga ako na tutulong sa pag-aalaga ng tatlo. Alam ko ang hirap at puyat sa pag-aalaga ng sanggol. Naranasan ko iyon ang minsan akong nagtrabaho nilang yaya sa isang syudad. Ayaw pa sana ni Gustavo ngunit sinabi ni Luna na siya na raw ang bahala sa akin. Nagtaka pa ako kung bakit ganoon ang kanyang sinasabi sa asawa. Hindi naman ako magnanakaw. Sa tagal ko ba namang naninilbihan kay Don Melchides na ama niya? Mas lalo tuloy akong nahihiwagaan sa mga ito. May dapat yata akong tuklasin sa pamilyang ito. Pati ba naman si Luna na kapatid ko, nagagawang maglihim sa akin? May misteryoso talagang tinatago ang mga ito at ramdam ko iyon. Mabilis lumaki ang mga sanggol, ngunit sobrang ilap ni Gustavo sa akin. Madalas itong nasa loob ng kwarto o di kaya ay nasa opisina niya para magtrabaho. Luna, napapansin kong hindi nakikipaghalubilo yung asawa mo sa akin. Ayaw pa rin ba niya ako dito sa bahay niyo? Tanong ko noon kay Luna habang nasa playing room kami ng mga bata. 2 taon na pala ang mga iyon. Hindi ganoon ate. Sadyang marami lang siyang trabaho sa opisina. Hayaan mo na iyon. Mabait naman ang asawa ko. Depensa nito sa kanyang asawa. Ah ate, sakaling may mapansin kang kakaiba sa mga bata, pwede bang huwag mo nang ipagsabi sa iba? Atin-atin lang po sana iyon. Okay lang ba ate? Tanong nito sa akin. Abay oo naman, yun lang ba? Sagot ko naman. Hindi iyon basta kakaiba lang ate, pero sana maunawaan mo. Mahinang wika nito. Napasulyap ako sa kanya na tila nagtatanong. Nahimiga naman ito ang ibig kong iparating. Basta ate, malalaman mo rin iyan pagdating ng panahon. Pero sana kagaya ko, handa ka rin tanggapin ang katauhan ng mga ito. Malungkot na wika nito na lalong nagpalito sa aking pag-iisip. Dumating ang birthday party ng mga bata. 3 taon na ang mga ito. Pero wala man lang bisita maliban kay Don Melchides at ng private driver nito na napaka-misteryoso rin ng itsura. Kami lamang ang nandoon sa party. Pero masaya pa rin naman ang mga bata. Naisipan ko na kuhanin ang aking biniling kamera. Nagtataka rin ako dahil napakayaman ng pamilya pero hindi man lang ako nakakita ni isang
album ng mga itsura nila. Hindi malamang mahilig ang mga ito sa pagkuha ng mga litrato bilang alaala sa mga nakaraan. Bumalik ako sa mesa kong saan nakahilera ang mga handang pagkain at inumin. Pinatayaw ko ang tatlo sa harapan nito upang kuhanan ng larawan. Mabilis naman itong gumalaw. Ngiting aso pa ang tatlo nang sabihin kong smile. Ngunit ganun na lamang ang aking gulat nang biglang magsitilian ang mga ito habang tinatakpan ang mga mata nang mailawan ang aking kamera. "Don't they inform you they are afraid of light? May phobia sila sa ganyan. Tsaka walang pahintulot sa akin yan." Galit na sigaw ni Gustavo. Bigla akong nakaramdam ng takot dahil sa panlilisik ng mga mata niya. Ngayon ko lang din nalaman na may phobia din pala sa flash ng kamera ang mga bata. Ang alam ko kasing phobia ay iyong mga arachnophobia, iyong takot sa gagamba, arcophobia, mga takot sa matataas, astrophobia, iyong takot sa kulog at kidlat, at iba pa. Hindi ko talaga alam na may ganito. Nanginginig na ako sa takot noon nang biglang dumating si Luna. "Ate, anong nangyari?" Gulat na tanong nito habang papalapit sa mga bata na ngayon ay nagsiiya ka na. Sorry Luna, hindi ko alam." Hinging depensa ko. "Sabi ko naman sa'yo, Luna, ayaw ko na nandito yung kapatid mo. Mamaya." "Tumigil ka, Gustavo. Ate ko yan. Respetuhin mo naman." Galit na saway ni Luna sa kanyang asawa. "Hindi mo naiintindihan, Luna." Wika ni Gustavo. "Ikaw ang hindi nakakaintindi, Gustavo. Hayaan mo na unti-unting malalaman ni ate ang lahat. Magtiwala ka. Hindi gagawa ng hakbang ang ate na ikakapahamak ng mga anak natin sa atin mismo." Sagot ni Luna, kaya mas lalo akong nagtataka. "Anong hindi ko alam, Luna? May itinatago ka ba sa akin?" Hindi mapigil ang tanong ko. "Malalaman mo rin, ate. At alam ko na hindi mo ako kayang tiisin. Alam kong maiintindihan mo ang lahat." Naiiyak na wika ni Luna. Si Gustavo naman ay tila na nakaawang pinagmasdan ang asawa habang kanlong ang dalawang anak at ang isa naman ay nasa bisig ni Luna. At siya ring pagbaba ni Don Melchedes mula sa itaas sa kanyang dating kwarto. Magsisimula na ba ang parte?" Tanong nito na sobrang lapad ng ngiti. "Opo, Papa. Tamang-tama po ang pagbaba mo." Sagot ni Luna at pinaupo na ang tatlo sa kani-kanilang upuan. Natapos ang gabing iyon na puno pa rin ng pagtataka ang aking isipan. Hindi kasi maabsorb ng utak ko ang mga pinagsasabi ng mag-asawa kani-kanina lang. Naisipan ko na lumabas. Kalaliman na ng gabi, ngunit hindi man lang ako dinalaw ng antok. Naisipan ko na lang na puntahan ang triplets. Paniguradong tulog na mga iyon. Napagod kasi sila sa kanilang paglalaro matapos ng handaan sa kanilang kaarawan. Mag-aalas 11 na ng gabi at nagtaka ako kung bakit nakaawang ang pintuan ng mga ito. Hindi rin yata natulog si Luna. Siguro, tinignan niya rin ang mga bata. Diretso na lamang ako sa pagpasok. Nakita ko na nakatalikod si Luna sa akin habang hinahawakan ang dede ng isa sa mga ito.
Ngunit nagulat ako nang makita ang kulay ng laman ng kanilang bottle feeding. Hindi iyon gatas. Dark red iyon at tila sarap na sarap sa pagdidi ang tatlo. Inisa-isa ko pa itong tinitigan. Napansin ako ng isa sa mga ito at itinuro, kaya nabaling ang atensyon ni Luna sa akin. Kitang-kita ako ang pamimilog ng mga mata nito dahil sa pagkagulat. Ate! Tanging sambit niya. Hindi agad ito nakahuma. Hindi nito inakala na pupunta pa ako ng nursery room. Unang pagkakataon rin kasi na hindi ako mapakali at makatulog kahit anong gawin ko. Napagpikit ng mga mata. Ano ito? Anong ibig sabihin nito, Luna? Nandidiring tanong ko. Isa-isa kong nilapitan ang mga bata at talagang sinilip ang mga laman ng dede na nasa kanilang bibig. Ate, huwag kang maingay. Uwi ka nito at dali-daling tumungo sa pintuan upang mailak ito. Mariin itong pumikit at nakipagtitigan sa akin. Maya-maya pa ay humugot ito ng napakalalim na buntong hininga. Tsaka ito nagsimulang magsalita. Ate, aswang ang mga anak ko. Diretsong wika nito. Natutop ko ang aking bibig. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Nagbibiro ka, di ba? Tila naiiyak na tanong ko. Parang ayaw kong tanggapin. Aswang ang mga pamangkin ko. Hindi, ate. Totoo lahat ito. Aswang si Don Melchides, ang papa. Maging si Gustavo na aking asawa. Pero tanggap ko iyon kasi mahal ko siya. At mabait naman siya, ate. Hindi rin naman niya ginustong maging ganito ang buhay niya. Kaya sana, ate, mananatiling lihim ang lahat ng ito. May papangako mo ba, ate? Pakiusap. Umiiyak ng pakiusap ng aking kapatid. Oo naman. Basta, siguraduhin mo na hindi ka mapapahamak pagdating ng panahon. Ang tanging sambit ko na lamang sa aking kapatid. Kahit pa ang totoo ay mabigat iyong tanggapin. Hindi, ate. Pangako iyan. Sagot nito. Niyakap ko na lamang ito ng mahigpit. Parang gusto kong gumising sa mga oras na iyon at sasabihin sobrang sama ng aking panaginip. Pero hindi iyon ganoon. Hindi panaginip ang lahat ng kaganapan. Kaya kailangan kong tanggapin alang-alang sa aking kapatid na nagmahal ng lubusan, na handang sumugal ng kanyang buhay sa ngalan ng pag-ibig at wagas na pagmamahal. Paglabas ko ng kwarto ay dumiretso ako sa rooftop. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin dahil tila biglang sumikip ang aking dibdib sa natuklasan. Ngunit hindi pa man ako nakaupo roon nang mapansin ko ang malaking nilalang na lumilipad sa di kalayuan. Ewan ko kung bakit hindi ako nakaramdam ng takot at patakbo pa akong lumapit upang makita ito sa malapitan. Tsaka lang ako nakaramdam ng takot nang bumaling sa akin ang sobrang pangit na nilalang. Mukha itong malaking panike at nakalabas ang mga ugat sa katawan. Ngunit sobrang itim ng mga mayayabong nitong mga buhok sa katawan. Natigilan ako nang nagbabadya itong lumipad sa aking kinaroroonan. Hindi na nga ako makagalaw pa sa gulat. At bigla ay nasa aking harapan na ang malaking aswang na kanina pa gumugulo sa aking isipan. Alam ko kung sino ka. Ano?
Gusto mo ba akong kainin para wala nang may makakaalam ng sekreto mo? Okay lang na patayin mo ako, Gustavo. Huwag lang si Luna. Huwag ang kapatid ko. Minahal ka niya ng lubusan. Tinanggap kahit alam niyang maaaring malagay sa peligro ang kanyang buhay. Binigyan ka niya ng anak. Kaya sana, ikaw ang poprotekta sa kanya. May pangako mo ba yan sa akin, Gustavo? Uwi ka na litanya ko. Sa nila lang na aking kaharap. Yumuko ito at tila ba isang tuta na inaamo. Wala ring boses na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa kanyang isip. Ilang sandali pa ay lumipad na ito papalayo. Hindi ko alam kung saang direksyon ito pupunta. Napangiti na lamang ako habang nanlulumo. Sa ganda ng kapatid kong si Luna, isang aswang pala ang mabigyan niya ng kanyang lahi. Ang kaso, hindi ito ordinaryong aswang, isang bilyonaryong aswang na kayang ibigay lahat ng luho niya sa buhay. Naiisip ko ring hindi ba siyan ang panlabas na kaanyuan. Minsan kasi, kung sino pa ang may napakagwapong mukha, sila pa ang may nakatagong katauhan na siyang mapanlin lang sa lahat. Kinabukasan, maaga akong kinausap ni Gustavo. Hindi ako nagpahalata na nandidiri sa katauhan niya. Aaminin ko man o sa hindi, alam ko sa sarili ko na hindi ko pa rin tanggap na isang aswang ang asawa ng kapatid ko, ang ama ng mga pamangkin ko. Pero kailangan ko pa rin tanggapin alang-alang sa aking kapatid. Ate Maricon, salamat dahil hindi ka umalis kahit na alam mo na ang lahat. Akala ko kasi noon, kamuhian mo ako at ilayo sa kapatid mo sakaling malaman mo ang lahat. Patawad ate, sana tanggapin mo ng buo ang aming katauhan. Wika ni Gustavo sa akin na naluluha na. Oo naman, pamilya na tayo Gustavo. Ang mga anak ninyo ay pamangkin ko. Basta gaya ng hinihiling ko sa'yo, protektahan mo ang asawa at mga anak mo, anuman ang mangyari. Sa iyo ko ipinagkatiwala ang mga iyon. Siyempre, hindi ko hawak ang bukas. Malay mo bukas pala, mag-aasawa na rin ako. Kaya hindi ako palaging narito para sa kanila. Sana maintindihan mo ang ibig kong sabihin na mahaba-habang paliwanag ko sa kanya. Oo naman ate, alam ko at naiintindihan ko. Sobrang salamat talaga, sagot nito sa akin. Sabay niyakap ako nito. Alam niyo mga kaaswang, hindi unfair ang buhay. Lahat tayo ay pantay sa mata ni Bathala. Ano man ang mayroon ka at wala sa iba, siguradong tinimbang na iyon ng may kapal. At hanggang dito na lang po Sir Casper. Salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Maricon ng Aklan. Papagpalang araw Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Armando, 50 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 1996 sa isang bayan na sakop sa Kabankalan. Ang nasabing lugar ay tinatawag na Binikel. Ang nasabing lugar ay sagana sa mga pananim. Matataba ang lupa at maraming mga malalawak na lupaing tinataniman ng tubo. Isa ang Binikel sa may pinakamaraming taniman ng tubo mula noon hanggang ngayon.
Mababait ang mga tao at masasabi kong ang lugar ay pinapangarap na tirhan ng halos lahat ng turistang napapagawi doon. Maasikaso kasi ang mga mamamayan at mapagkawang gawa. Ako man ay nangarap na makapunta sa nasabing lugar. Nang marinig ko lang ito mula sa kwento ng aking ama. Nang ako nga ay nasa hustong edad na at natutong magmaneho, pumasok ako sa isang pabrika ng gilingan ng tubo para gawing asukal. Hindi ko napapangalanan pa. At nag-apply ako bilang isang driver. Dati kasi, kahit wala kang lisensya ay pwede na. Swerte namang natanggap ako, kaya kaagad akong nagtrabaho kinabukasan. Matapos ituro ng namamahala kong aling truck ba ang nakatakda kong imaneho, maayos ang aking sweldo at bukod pa doon ang tip na ibinibigay ng mga nagpapagapas. Libre na din ang aming pagkain dahil kapag nagpapagapas ang mga may-ari ng malalaking tubuhan ay ipinaghahanda na din nila kami ng pananghalian o minsan naman ay hapunan. Wala naman kasing regular na oras kung kailan kami magkakarga dahil kung may mga nagapas na, pinapahakot na namin kaagad ito sa mga manggagapas. Kahit madaling araw o hating gabi ay nagtatrabaho ang lahat para maihatid kaagad sa gilingan ng tubo ang mga produkto. Nang araw na iyon ay nagkaroon ako ng kontrata sa pagbiyahe papunta ng Benikel. May isang mayamang negosyante ang nagpapagapas at kailangan ng ikarga ang kanyang tubo. Maaga pa lang ay nagmaneho na ako dala ang truck sa nasabing lugar. Kasama ko ang aking helper na si Gino na siyang kausap ko habang nasa biyahe. Aniya, kinatatakutan daw ang nasabing lugar dahil pinag-uusapan ito sa amin. Ito raw ang literal na baryo ng mga aswang na nakatago sa mga mata ng normal na tao. Dati raw kasi ay kagaya namin ang mga residenteng nakatira doon. Pero nang may dumating na dayo at napangasawa ang isa sa pinakamayamang negosyante sa lugar, ay doon na nagsimula ang hawaan. Sa totoo lang ay naisip kong makakwentong bayan lang ang kababalaghang naririnig namin tungkol sa Benikel. Wala pa naman kasing nagpapatunay na totoo ang nasabing kwento. Siguro, kung ako ang tatanungin, maniniwala lamang ako kapag nakakita ako ng totoong aswang na kumakain ng tao. Medyo naging mahaba ang aming biyahe dahil ibang syudad na ang aming pinuntahan. Alas dos na iyon ng hapon nang dumating kami sa nasabing lugar. Abala pa ang mga tao sa paggagapas, kaya bumusina ako bilang pahiwatig na maaari na silang magkarga. Nakita kong nagkatinginan sa amin ang mga trabahante, tsaka nagsiyukuan kaya naman. Magalang ko din silang binate. Abala ang lahat at tila minabadali ang pagtatrabaho. Ulang ko lang nasa 50 mahigit din kasi ang mga taong nanggagapas. May iilang babae pang kasali. Sinalubong kami ng isang babaeng tingin ko ay nasa 25 anyos, nakabistida at ubod ng ganda. Aniya, siya ang anak ng may-ari ng tubuhan at siya na daw ang naatasang mamahala sa pagpapakarga. Tumango lamang ako at napaupo na sa harapan ng truck para magpalipas ng oras. Mabuti na lang at may baon akong dyaryo na pwede kong mabasa kapag naboboryong ako. Isang long bed na
maaaring kargahan ng halos 25 toneladas ang aking minamaneho. At alam kong hindi iyon magiging madali. Kung matatapos man kaagad ang pagkakarga ay maaabutan ito ng halos madaling araw bago kami makabiyahe ulit pabalik sa Gilingan. Si Gino ay inaya ako na mamasyal muna at babalik na lang kung kailan puno na ang truck. Hindi naman ako tumanggi dahil sumagi sa aking isipan ang pangalan ng lugar na ito na pinuntahan namin. At gusto kong mapatunayan kung totoo nga ba ang mga kwento. Gusto kong mapatunayan kung totoo nga ba talaga ang mga aswang. Nagpaalam ako sa may-ari ng tubo na mamamasyal muna kami. Tumango naman ang dalaga at sinabing maaari naman daw kaming mamasyal. Pero kailangan naming kumain muna. Pinaunlakan ko ang kanilang imbitasyon. Lalo na't nagpalabas na siya ng mesa sa labas at inihahanda na ang mga kakaluto pa lang na mga pagkain. Natakam tuloy ako at nakaramdam ng gutom pero si Gino ay mariin akong tinititigan. Pabulong pa niyang sinabi na kung pwede ay huwag akong basta-bastang kakain. Lalo na't nasa Banyaga kaming syudad. Hindi naman daw ako inosente sa kung ano ang nais niyang ipahiwatig. Tatango pa sana ako pero tumawa ang dalaga na nakaharap pala sa amin. At sinabing wala daw kaming dapat ipag-aalala dahil kung natatakot lang kaming mahawaan, hindi naman daw nakakahawa ang mga pagkaing kusang loob na isinisilbi ng mga aswang sa mga taong kagaya namin. Hindi ako nakapagsalita at nanlalaki ang mga matang napatingin kay Gino. Pareho kaming naging balisa at nataranta sa sinabi ng dalaga. Paano na lang kung aswang pala ito at kami na ang maging hapunan niya mamaya. Muling humalakhak ang babae sabay sabing nagbibiro lang naman daw siya sa kanyang sinabi. Lalo na't siya man ay natatakot din daw sa mga aswang. Sa halip na matakot ay napangiti na lang din kami at inisip na palabiro din pala ang taga rito. Tinawag niya kami para makakain na ng tanghaliang napahapon na at sinisilbihan. Natakam kami sa mga pagkaing inihanda nila at nagpasalamat ng mabusog kami. Kasabay naming kumain ang mga manggagapas na karamihan pala sa kanila ay mga magkakamag-anak lang. Matapos kumain, nagpaalam kami ng aking kasama na papasyal sa baryo. Ang babae ay naghabilin na huwag daw kaming lalayo. At bago pa lang daw kami sa nasabing lugar, tumango lang ako at naglakad na kami nang inaya ako ng aking kasama. Medyo malayo-layo din ang baryo nila. Sa tansya ko ay aabutin din ng 20 minuto bago makarating sa tinatawag nilang talipapa o palengke kung tawagin sa amin. May iilang nakakasalubong kaming mga mamimili. Puro may mga bitbit na plastik ang mga tao na tila karne. Napaharap tuloy ako kay Gino, sabay tanong. Kung puro ba mamamayan ang mga tao dito? Dahil walang lumalabas ng palengke nang walang dalang pinamili. Karamihan pa nga sa kanila ay animoy, hirap na bitbit ang mabigat na plastik na hindi ko naman matukoy kung ano ang laman. Kibit balikat lamang ang naisagot ni Gino sa akin. Siya man ay wala ding alam kahit pa ilang beses na siyang nakabalik sa baryong ito. Hindi naman kasi sila gumagala ng driver na dati ay sinasamahan niya. Hindi na din ako nagtanong
at sa halipay. Inaya na lamang siyang pumasok din sa talipapa para magtingin-tingin ng kanilang mga paninda. Hindi ko naman alam na iyon pala ang magdadala ng bangungot sa akin dahil sa mga bagay na tumambad sa akin doon. Isang gwardya ang sumalubong sa amin at tinitigan kami sa mga mata. Nagulat ako dahil habang kinakausap niya kami, napansin kong wala akong refleksyon sa kanyang mga mata. Aatras na sana ako nang akbayan ako ni Gino at siyang nagsabi sa gwardya kung aling tindahan ba ngayon ang may bagong kakakatay lang na karne. Maayos namang kausap ang gwardya, magalang at palangiti, pero iyon nga lang, natatakot ako sa paraan ng pagtitig niya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot habang papalapit kami sa tindahang sinasabi niya. Isa iyong kataya na may nakasabit na sangkatutak na karne, pero nahindik ako dahil hindi ito mga hayop, kundi tinadtad na mga karne ng tao. Bigla akong pinagpawisan ng malapot at namutla. Pagkaramdam ko ay tila kandilang dahan-dahang nauupos ang aking mga paa at nawalan ako ng lakas ng loob para lumakad. Hindi ko alam kung alin ang una kong gagawin, tatakbo o magsisigaw ba, dahil may nakita akong mga karne ng tao na tila pagkain lang kong isabit ng mga tendera sa kanilang mga pwesto. Bago pa man ako makagawa ng hakbang ay hinawakan ni Gino ang aking balikat saka at saka piniga. Gusto kong umiyak sa totoo lang, lalo na't ilan sa mga nakikita ko ay mga kabataang hiwa-hiwalay na ang katawan na nakasabit sa sabita na naghihintay maibenta. Muntikan pa nga akong mapasukan ng may isang karinderya din doong nagbebenta ng ulam, pero karne ng tao pa din ang pangunahing putahe nila. Nanginginig na inalalayan ako ni Gino nang lapitan kami ng isang tanod at may hawak na batuta. Tinanong po kami kung ano raw ang problema at inalalayan na lang daw ako ng aking kasama. Magalang na sinabi ni Gino na hindi kasi ako nagtanghalian, kaya mukha na akong mahihimatay. Humahalakhak ang lalaki sabay sabing, mamili lang kami ng ulam sa mga karinderya at presko daw ang mga ito. Pagkaramdam ko tuloy ay magkakasakit ako. Sumamang lalo ang aking pagkaramdam at nagmamakaawang tumingin kay Gino. Nakakaintinding tumango ito sabay-sabing uuwi na kami. Mabuti na lang ay kabisado niya ang daan pabalik sa lugar kung saan ko iniwan ang truck. Habang papalayo kami sa talipapa ay nagkwento siya na dati daw ay nakapunta na siya sa nasabing lugar. Totoo raw ang usap-usapang baryo ng mga aswang at ang isang lugar sa Binikel ang magpapatunay niyon. Marami na kasi ang naligaw sa nasabing lugar at hindi na nakakabalik. Yung iba naman ay nakabalik nga, pero itinuring na nilang pangalawang buhay. Karamihan sa mga nakaligtas ay nanumpang hindi na daw babalik sa nasabing lugar. Kaya naman nawala na ako ng gana na bumalik pa talaga sa lugar na ito. Ngayon ay alam ko na ang tungkol sa baryo at hindi lang ito basta kwento lang. Sa katunayan ay napapalibutan ng nagtataasang pader ang buong baryo upang maiwasan ang pagpunta nila sa lugar ng mga normal na tao para maiwasan ang pambibiktima. Kakaiba kasi ang mga aswang sa Binikel.
Hindi na nila kailangan pang magbago ng anyo para makapanakmal ng tao. Ayon kay Gino, gumagamit ang mga ito ng espesyal na langis para magkaroon sila ng kakayahan na makapangbiktima nang hindi man lang natin mapapansin. Karamihan din sa naliligaw sa aming lugar ay ang mga balbal na lang daw na napag-utusan ng matataas na antas ng aswang para magnakaw ng mga patay o may sakit na tao at papalitan na lang ng katawan ng saging bara. Iisipin ng mga kapamilya na nariyan lang naman ang kanilang kaanak na nahimlay. Ang matapang na aswang sa ngayon ay iyong mga yanggaw na hindi kontrolado ang kanilang pagkaaswang at nagagawa pang makipagbuno ng tao kahit anumang oras. Tila sila'y lasing na nawawala ng hiya o delikadesa kapag nakakaamoy ng sariwang dugo ng tao. Samantalang iyong matatagal ng mga naging aswang ay kampante lang na nagtatago sa kanilang baryo at naghihintay kung kailan dadat na ng karne ng tao para mabusog ang nagugutom nilang tiyan. Nakahinga ako ng maluwang nang makarating kami sa aking truck. Malapit na itong mapuno at sinalubong kami ng anak ng negosyante. May inialok itong pagkain na tatanggihan ko sana, pero nag-insist siya at hinila kami sa loob ng kanilang bahay. Wala raw ang kanyang papa dahil may mahalaga itong nilalakad. Pero nasa loob ang kanyang ina na abala sa pagluluto. Magalang kaming binati nito na pinilit kong ikinangiti. Sa dami ng mga nalalaman ko ngayong araw ay bigla akong nahapo at ang aking lakas ay basta na lang naglaho na parang maghapon akong may pasang mabigat. Habang nakatitig ako sa babae, natitiyak kong sila man ay aswang pero kayang kontrolin ang kanilang pagkaaswang. Hindi kasi sila kagaya noong nasa talipapa na kay babanges at halos hubaran ka na sa kakatingin para lang malaman kung isa kang aswang o hindi. May salamin ang dingding malapit sa kusina at doon nakatayo ang babae. Pinigilan ko ang aking sarili na manginig na naman at atakihin sa sobrang takot dahil ayaw kong maalarma sila at baka gawin kaming hapunan. Nadiskobre ko lang kasi na sila pala ay walang refleksyon sa salamin pero may anino. Isang kakatuwang kakayahan ng aswang na hindi ko alam na posible pala. Kung paano nangyari iyon ay hindi ko rin alam. Isa lang ang natitiyak ko. Delikado na kung babalik pa ako sa lugar na ito. Masayang pumasyal sa mga baryo na may baong kwento. Pero tiyakin natin na hindi tayo mapapahamak sakali mang may mapansin tayong kakaiba na maaaring magbunyag sa itinatago nilang lihim. Sa awa ng Diyos ay nakauwi naman kami ng ligtas at yung pamilya na aswang na aming pinasukan ay hindi naman kami ginalaw. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Armando ng Kabangkalan. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin mo lang po ako sa pangalang James, 35 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2005. Sa isang liblib sa probinsya ng Negros. Isa po akong elektrisyan. Bale kung may mga problema ang mga tao sa kanilang mga linya ng kuryente sa bahay, ay madalas na ako ang tinatawag para magkumpuni ng mga sira
Kaya naman, madalas akong umaalis ng aming bahay. Nang mga taong iyon ay wala pang matinong masasakyan, kaya nagtitiis muna ako sa paglalakad sa mga malalayong lugar. Kahit maabutan man ako ng madaling araw o hating gabi ay kailangan ko iyong tiisin, lalo na't kailangan ko ng pera. Sa aming lugar ay madalas magkaroon ng problema ang mga kabahayan dahil malalayo sila sa pinakapunong linya ng kuryente. Ang isa pang dahilan ay nangyayari dulot ng nagtataas ang mga sanga na kung minsan ay aksidenteng napuputol kapag umahangin ng malakas. Ako naman ay kaagad na nagpupunta sa mga nasabing bahay sa isang tawag lang upang mabigyan ang aking mga kababayan ng maayos at sulit na serbisyo. Madalas akong napapagawi sa lugar ng Lonoy kung saan mapapadaan ako sa isang abandonadong eskwelahan. Ayon sa mga sabi-sabi, isinara ang nasabing eskwelahan dahil marami raw kababalaghang napapagdaanan ang mga estudyanteng nag-aaral doon. Sinasabing dati raw na ginawang lugar pahirapan ang nasabing eskwelahan noong panahon ng Kastila, kaya naman wala nang pumasok pa roon. Tuluyan nang naipasara ang paaralan, kaya ngayon ay naging abandonado na lang ito. Nadinaan-daanan na lamang, lalo na dahil nasa gilid lang ito mismo ang tarangkahan nito sa kalsada. Ako nga ay hindi maiwasang manindig ang aking balahibo sa tuwing mapapag-uwi ako sa nasabing lugar. May mga kakatuwang ingay kasi akong naririnig. Minsan, may sumisitsip, umiiyak o di kaya ay humihingi ng tulong. Lahat ng aking naririnig ay binaliwala ko na lamang dahil alam ko namang walang nakakapasok sa abandonadong eskwelahan kahit kailan. Bukod sa masyado ng luma ang mga gusali sa loob ay kinakalawang na din ang mga tarangkahan nito na nilukuban na ng mga mahabang damo at matatayog na kakahuyan, kaya nagmistula na itong kagubatan. Nalalaman ko na lang na padaan na ako sa eskwelahan kapag napapatingala ako sa kakahuyan. Medyo mahamog kasi sa bahaging iyon, madilim at tahimik. Bibihira lang ang napapadaan dahil sa takot na baka kung ano ang makita ng kung sino man ang magtangkang dumaan doon na mag-isa lang. Sa sitwasyon ko naman ay hindi ko maiwasang kabahan, pero pinipigilan ko na lang. Kapag kasi mahirap ay kailangang magpakatapang, kaya walang takot o kaduwagan sa akin kapag trabaho na ang pag-uusapan. Kahit kinakailangan ko pang dumaan sa lugar na mas nakakatakot pa sa abandonadong eskwelahan ay titiisin kong daanan, magkapera lang. Isa kasi akong pamilyadong tao at may tatlong anak nang binubuhay. Ang bunso ay pinapasuso pa lamang at minsan ay naghahanap ng gatas para mabusog at huwag maging iyakin. Mabuti na lang at maiintindihin naman ang aking asawa na kahit madalas akong gabihin ay matyaga akong hinihintay ng walang tanong-tanong. Madalas ko siyang sinasaway na huwag na akong hintayin dahil may mga bata pa siyang inaasikaso. Pero aniya, ang paghihintay na lang daw niya sa aking pag-uwi ang kaya niyang gawin upang pagsilbihan ako bilang asawa. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa Tagalunoy na may ipapaayos na naman daw na linya ng kuryente malapit sa baryo. Hapon na iyon at ayaw naman itong pumayag noong tumawag ako na
ipagpapabukas na lang. Sa kadahilan ng manganganak na raw ang kanyang asawa. Pumayag na din ako nang sabihin niyang doble sa aking kikitain ang kanyang ibibigay. Dahil kailangan lang talaga nilang magkailaw. Mabuti na lang ay umayag ang aking asawa nang magpaalam ako sa kanya. Kahit alam ko nang malapit nang gumabi ay nahirapan akong tumanggi. Sa totoo lang ay sayang naman kasi ang ibabayad ng taga-kabilang bayan. Kaya kahit may kalayuan iyon ay aking lalakarin. Kaagad kong inahanda ang aking mga gagamitin tsaka nagpaalam sa aking asawa. Habang naglalakad ay kay daming nagtatanong ng mga kakilala kung saan daw ba ako pupunta. Napapangiwi ang karamihan sa kanila kapag sinasabi kong kailangan kong pumunta sa kabilang barangay para magayos ng nasirang linya ng kuryente. Tila ilag sila lalo na kapag tinatanong kong lalagpas ba ako sa abandonadong eskwelahan. Nakakainis lang dahil kapag oo ang isinagot ko ay masahaba pa ang aming usapan na magtatapos din naman sa pananakot nila sa akin at sasabihing pinamumugaran ng mga aswang ang nasabing kalsada. Mabuti na lang na kahit tinatakot nila ako ay hindi naman ako nagpapaapekto. Isa pa ay may baon akong tansong kutsilyo na minana ko pa mula sa aking mga lolo at lola. Sila ay kabisado ang tungkol sa mga aswang. Kaya naman, hindi ako inosente sa mga paalala. Kung matatakot ako, malamang hindi ako magkakapera. Isa pa, ay buhay pa ako at malayang kumilos kaysa sa mga maligno na kinikwento sa akin ng mga kakilala na kahit kailan ay wala namang ebidensya na mayroon talaga sila. Kapag ganyan ang aking sinasabay ay palagi na lang napapailing ang mga taong kausap ko at saka sasabihin nilang mag-iingat na lang daw ako. Kaagad na akong lumarga para makaiwas sa munting pagtatalo na alam ko namang mahihirapan akong manalo. Kahit papaano ay nalibang naman ako sa paglalakad hanggang sa hindi ko na namalayang may nakasalubong ako sa tapat ng abandonadong eskwelahan nang mapadaan ako doon. Kilala ko ang babae at alam kong pupunta siya sa crossing kung saan naroroon ang aming bahay. Marami kasing tindahan doon kaya halos lahat ng tao sa nasabing lugar nagpupunta doon. Binati ko ang ginang at sinabing mamimili na naman ba siya. Ngumiti lang ito at gumanti na ako daw ba ay magpupuyat na naman sa pagtatrabaho. Kaya napaganti din ako ng ngiti sa kanyang sinabi. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating nga ako sa aking destinasyon. Mabuti na lang talaga at nakarating ako kaagad. Hindi naman ganoong mahirap ang mga aayusin ko kaya hindi ito nagtagal. Nang magpapaalam na sana ako ay pinakiusapan pa ako ng butihing mag-asawa na sumabay na muna sa kanila sa hapunan. Bilang respeto ay hindi na ako tumanggi at para na din makauwi kaagad kaya kaagad akong kumain at tinanggap ang ibinayad nila tsaka magalang na nagpaalam na uuwi na ako. Napapansin ko na kasi ang dahan-dahang pangiwi ng babae na naalala kong manganganak pala dahil ngayong buwan daw ang kabuwanan nito. Habang naglalakad ay inilawan ko ang kalsada nang dala kong flashlight. Tahimik na ang daan at malamig. Ewan ko ba, bigla akong naging balisa ng mga panahong iyon. Ang aking pakiramdam ay naging hulas. At ilang beses na nga akong nagpapalingon-lingon sa aking likuran sa pag-aakalang may nakasunod sa akin.
Kahit may kakaiba na akong nararamdaman ay nagpatuloy ako sa paglalakad. Hanggang sa mapatapat nga ako sa abandonadong eskwelahan. Lihim akong napamura nang mapagtantong mas lalong dumilim ang daan at animoy, may isang paris ng mga mata ang nakatitig sa akin. Kung bakit ba naman sa pinaka kinakatatakutang lugar pa talaga ako na taon na tinawag ng kalikasan. Wala akong nagawa kundi ang tumigil na muna sa paglalakad at umihi. Sabi ko sa sarili ko, saglit lang naman to. Kaagad akong umihi at pinalipas ang ilang sandali. Di nagtagal, biglang nanindig ang aking balahibo nang makarinig ako ng kakaibang ingay na tila ba ginagaya ang tunog ng pag-ihi ko. Pinakiramdaman ko pa iyong maigi at ang pagtanto kong nagmumula ang ingay sa ibabaw ng matayog na kakahuyan mula sa aking ulunan. Kabadong dahan-dahan akong napatingala. Gayon na lang ang pagkasinda ko nang may makita akong isang napakahabang bituka. Bitukang nakasabit mula sa malaking katawan ng punong kahoy sa aking harapan. Sinundan ko ng tingin ang pinakadulo niyon at gayon na lang ang panlalaki ng aking mga mata at paggapang ng kilabot sa buo kong pagkatao nang mapagtantong may ulo pa pala ito. Isang ulo ng tao. Nandidilat ang mga mata nitong nakatingin sa akin na marahas kong ikinaatras. Pakiramdam ko ay luluwa na ang aking puso sa dibdib ko dahil sa hindi ko maipaliwanag na nerbiyos. Kakaihi ko lang pero mukhang mapapaihi yata ulit ako dahil sa labis na takot. Nilamon ako ng matinding pagkasindak kaya naman niyang pagsalita ay hindi ko magawa. Tila nauupos na kandilang napasalampak ako ng upo. Kasabay ang animo, sawang paggapang pababa ng bitukang iyon. Nasaan ang katawan nito? At paano pa ito nabuhay sa ganoong sitwasyon? Nasagot ang lahat ng katanungan sa aking isipan nang mapagtanto kong ang ulo na tanging bituka lamang ang nasa katawan ay isa palang aswang pugot. Nakita ko ang pagsingasing nito kaya nagsilitawan ang matutulis na pangil ng nilalang. Doon na ako napainok ng mariin at nagsisigaw dahilan para sugurin niya ako at puluputan ang kanyang bituka. Umangil pa ito at nagalit nang makitang nagpumiglas ako at naghanap ng paraan para makaalis. Balak yata ng aswang na patayin ako. Ang kanyang bituka ay napakasama ng amoy, nakasusulasok at animo, nabubulok na laman. Habang abala ang aswang sa pagpulupot sa akin ay umandar ang aking isipan kung paano makakatakas. Mabuti na lang at naalala ko ang tansong punyal na sa tuwi na ay daladala ko. Kaagad ko itong hinugot sa bulsa at walang babalang pinaglandas ang talim niyon sa bituka ng aswang na nakapulupot sa akin. Sumigaw ang aswang kasabay ang pagbulwak ng kanyang maitim na dugo. Tila ito bulating inasinan na nagkikikisay habang dinadama ang sakit. Ang takot ko naman ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkapuot. Galit dahil sa pag-aabang niya sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama. Muli ko siyang sinugod at hinayaang pumulupot ulit ang kanyang bituka sa aking katawan. Nakaisip ako ng magandang paraan kung paano ko siya matatalo. Nang papahigpit na ang kanyang pagpulupot sa akin, sinentro ko ang kanyang leeg tsaka ito ang walang habas na hiniwa ko. Tumili ang aswang na alam kong nakadama na ng totoong sakit
ng mga oras na iyon. Natanggal ang pagkakapit niya sa akin at umaasang makakalipad pa para tumakas. Pero basta na lang siya bumagsak sa lupa, nawalan siya ng lakas at ang kanyang angil at dile ay naging mahinang ungol hanggang sa naging bulong. Alam kong hindi siya mabubuhay niyon pagkatapos, kaya naman iika-ika akong tumayo at hinila ang kanyang naputol na bituka palayo para itawid sa sapa. May paniniwala kasi ang mga matatanda na kapag nakaputol ka na isang parte ng katawan ng aswang at itinawid mo ito sa kabilang sapa, sabay lagay ng abo at asin ay hindi na ito kailanman dudugtong pa sa kanyang orihinal na katawan dahilan ng maaga nitong kamatayan. Kahit paminsan-minsan pang umiigik ang aswang ay hindi ko na ito pinansin. Sa halip ay hinila ko na ang kanyang kaputol na bituka at itinawid sa sapa. Sigurado ako, bukas ay hindi na manggugulo pa ang nasabing aswang. Pagkatapos niyon ay kaagad na akong umuwi dahil alam kong masyado na akong natatagalan sa daan. Kung bakit ako pa kasi ang napagdiskitahan ng nasabing aswang. Gayong dumaraan lang naman ako at hindi naman nangingi alam. Kinabukasan, kumalat sa aming lugar ang tungkol sa isang matandang lalaki nakatira sa kabilang barangay. Natagpuan daw umano ang patay nitong katawan sa bahay at nawawala ang ulo. Marami ang nagsabi na baka pinagnakawan ang matanda tsaka pinugutan ang ulo. Pero nang inspeksyonin ng mga kaanak ang mga kagamitan nito ay wala namang nawawala kahit piso. Ako naman ay iba ang hinala ko dahil sa aswang na nakasagupa ko kagabi. Malakas ang aking kutob na ang matandang napapabalitang pinugutan ng ulo at ang aswang na sumugod sa akin at napatay ko ay iisa lang. Batid ko iyon dahil habang hinahanap ng mga kaanak ng matanda ang kanyang ulo ay alam ko naman kung nasaan ito nakatago. Wala silang kaalam-alam na ang ulo ng matanda ay nakasabit lang sa malaking puno ng akasya sa mismong tarangkahan ng abandonadong eskwelahan kung saan, ayon sa sabi-sabi, ay pinamumugaran umano ng masasamang elemento. Ngayon ay alam ko nang hindi kung anong maligno ang nag-aabang sa kung sino man ang dumaraan sa nasabing kalsada. Hindi ito multo o engkanto, kundi isang gutom na aswang pugot o ang tinatawag naming unga-unga na naghahanap ng masarap na tao para kanyang gawing biktima. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. James po, ng Negros. Hindi ako naniniwala sa mga aswang, kaya nga ito tinatawag na mythical creatures dahil katang isip lang. Umabot na ako sa edad na 50, puro huni ng tik-tik lang naman ang naririnig ko tuwing gabi. Wala namang may pumasok sa bahay na isa sa mga nilalang na iyon para kumatay kahit isa sa amin. Ngunit masyado lang pala akong kumpiyansa. Hindi ko napaghandaan ang kanilang pananalasa. Buntis noon ang aking panganay na anak sa pinakauna ko na apo. Totoo nga pala ang sinasabi ng mga karamihan. Mas mamahalin mo pa daw ang apo kaysa mga anak mo. Lalo na kapag panganay pa lang ito. Hindi matutumbasan ng kahit anong kasiyahan na hatid na iyon. Ngunit nang magpa siya ang asawa ng aking anak na bumukod at doon tumira sa lugar nila, halos laglag ang aking mga balikat. Bukod sa hindi ako sanay mahiwalay ang anak ko, ay sobrang nangungulila ako sa aking apo. Subalit wala akong magagawa dahil may sarili na silang buhay.
Tatlong taon na ang nakaraan ngunit wala man lang itong balak na magbakasyon sa amin. Hindi naman yata tamang rason ang kahirapan. Ang pagkakaalam ko kasi, malapad ang sakahan ni Leo. Hindi niya totoong pangalan. Ang asawa ng anak ko. Dahil doon, imbis na manghihinakit, ay nagpasya na lamang kami ng asawa ko na pumayo sa kanilang baryo. 5 oras ang biyahe papunta sa kanila. Napakalinis ng hangin. Nakatulugan na namin ang biyahe dahil para kang dinuduyan sa ere. Mabuti na lang at sa pinakahuling terminal kami bababa. Kaya ginising na lang kami ng konduktor pagdating doon. 5 na ng hapon kami nang dumating. Walang kaalam-alam ang aking anak sa aming bigla ang pagdating. Hindi naman kasi uso noon ang mobile. Kung sulat naman, wala ring tagadala niyon. Sobrang liblib na rin kasi ng lugar nila Leo. Nagtanong-tanong kami ng aking asawa kung saan ba ang bahay nila Leo. Hindi naman karamihan ang tao sa baryong iyon, kaya mabilis siyang nakikilala ng mga ito. Itinuro nito ang bahay sa gitna ng palayan. Nanlumo pa ako. Medyo may kabaan pa kasi ang lalakarin namin. Tumaas ang nguso ng asawa ko nang makita ang mahabang gilid ng kahon ng palayan. Dito kasi kami dadaan para marating ang bahay nila Leo. Takip silim na rin at sobrang gutom na dahil sa haba ng biyahe. Sa kahon ng taniman ng palay pa kami, pabalansing naglakad. Kapag kasi mahuhulog ka sa palayan, paniguradong maliligo ka ng putik. Dahil sa dulas na dala ng maulang panahon. Ano ba itong lugar ng anak natin? Pahirapan pa talaga tayo bago pa natin sila marating? Reklamo ng aking asawa noon habang nasa kaligitnaan na kami ng palayan. Ilang sandali pa ay narating din namin ang kanilang bahay. Laking gulat ng aming anak nang makita kami ng kanyang ina na nakatayo sa kanilang bintuan. Tay, Nay, bakit kayo nandito? Tila gulat na tanong ni Ida ang aking anak. Oh, bakit parang ayaw mo pa? Ang layo pa ng biyahe at nilakad namin bago marating dito. Tapos, ganyan lang pala yung reaksyon mo. Tila mahinanakit na wika ng aking asawa. Hindi iyan ang ibig kong sabihin, Nay. Nagulat lang kasi ako dahil biglaan naman yata. Tapos paano niyo natuntun itong bahay namin? Nagtatakang tanong ni Ida. Naku anak, 2 taon ka na naming hindi nakikita. Maging ang aming apo. Kaya napagpasyahan namin na dalawin kayo. Nasaan na ba si Leo? Tanong ko sa aking anak. Nasa taniman pa niya, Tay. Mamaya darating na iyon. Pasok na po kayo. Tamang-tama, nakapagluto na po ako. Wika ni Ida. Magtatatlong taon na rin ang aming apong babae. At napakapihikan. Ayaw niya na lapitan namin ang aking asawa. Siguro, naninibago dahil bata pa. Hindi na niya kami maaalala dahil buwan pa lang ito nang umalis sila ng bahay. Ilang sandali pa ay dumating na si Leo. Napamulagat din ang mga mata nito nang makita kami. Tila nawiwirdohan ako sa reaksyon ng mag-asawa. Imposible ba na mangyaring bibisita kami? Wala naman akong naaalalang naging tampuhan namin noon. Maayos silang umalis ng bahay ng mga araw na iyon.
Nang nasa pagkainan na, ay tahimik ang lahat habang kumakain. Nakaramdam ako ng pagtatampo. Parang hindi sila masaya na dumalaw kami. Parang hindi man lang kami na-miss ng mga ito. Kung hindi lang gabi ay, ang sarap na sanang umuwi. Napansin ko na may isang mangkok ng karne sa gilid ni Leo. Nagtaka ako dahil hindi man lang nito inuusog upang mapalapit sa amin. Iyong adobong kangkong lang ang pinaulam sa amin ng aking asawa. Paminsan-minsang dumadapo ang tingin ko doon. Napansin yata ni Ida iyon. Nako tay, medyo panis na po itong karne. Pasensya na. Mag-iisang linggo na yata iyan. Ininit lang palagi. Kaso baka sasama ang tiyan mo. Kaya iyang adobong kangkong na lang muna itay. Hayaan mo. Bukas ng umaga bibili ako ng isda sa baryo. Mahabang paliwanag ni Ida. Ay, okay lang anak. Mas masarap itong gulay. At isa pa, masustansya ito. Sagot ko naman. Kahit ramdam ko ang pagkabalisa ng mga ito. Kinagabihan, hindi ako nakatulog dahil sa naninibago ako sa lugar. Hindi rin kasi ako nasanay matulog sa sahig na kawayan. At ang banig ay yari lamang sa pandan. Sobrang sakit sa likod. Parang gusto ko na tuloy umuwi para makatulog sa malambot na kama. Sobrang liwanag ng paligid dahil sa kabilugan ng buwan. Aninag lahat ng nasa paligid sa labas. Ilang sandali pa ay biglang may narinig akong mga yapak mula sa kabilang kwarto. Sa kanila ni Leo nang galing. Napakunot ang aking noo. Kalagitnaan na ng gabi. Bakit pa ito bababa? Pumihit ang munting pintuan. Binuksan iyon ng sobrang pag-iingat. Ilang sandali pa ay narinig ko ang hagikik ng aking apo. Bakit kaya gising pa ito? Narinig ko ang sinyas ni Leo. Ni Ida siguro. Shh! Huwag kang maingay. Bulong pa nito. Nagtataka man ay nanatili ako sa pagmamatsyag. Hanggang sa tuluyan na ang mga itong nakalabas ng bahay. Ang asawa ko ay naghihilik pa. Halatang sobrang pagod sa biyahe. Dinig pa nga yata hanggang sa kwarto ng mga ito ang kanyang hilik. Malamang, inakala ng mga ito na kapwa kami nasa kalaliman na ng tulog. Sumilip ako sa dingding dahil yari sa native iyon, kaya naman maraming butas-butas at kita ang mula sa labas. Idagdag pa ang liwanag ng buwan. Hindi kaagad nahagilap ng aking mga mata ang mga ito. Naghintay pa ako ng ilang sandali hanggang sa namataan ko na lamang ang dalawang nilalang. Isang malaking aso. Hindi ito ordinaryong aso na makikita sa paligid. Treple ang laki ng isa habang ang isa naman ay maliit lang. Nagtaka ako kung saan galing ang mga ito. Natatakot ako para kina Leo at sa anak nito. Nasaan na ba ang mga ito? Bakit hindi ko na narinig pang nag-uusap ang mga ito? Nakita ko na tumakbo palayo ang dalawang nilalang. Inintay ko rin na pumasok ulit ang aking manugang at apo. Pero tahimik lang ang paligid. Dinalaw na lamang ako ng antok ay hindi pa rin ito pumapasok hanggang sa nakatulog na rin ako. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Namataan ko ang mag-ama sa bakuran. Pawang puno ng putik ang mga paa nito.
Pero ang nakapagtataka ay ang dugo ang mga damit nila. At sa murang edad ng kanilang anak ay nakapagtataka. Paano niya naatim na pahamugan ang bata? Sobrang ginaw pa naman ang bukang liwayway sa kanila. Lalo na at nasa gitna ng sakahan ng palay sila nakatira. Dahil lolo naman ako ng bata ay pinunako iyon. Leo, ano ba naman? Kay aga-aga, pinahamugan mo itong apo ko. Mamaya magkasakit yan. Saway ko sa aking manugang. Huwag ninyo akong pangunahan, tay. Alam ko ang ginagawa ko. Anak ko ito at ako ang mas may alam sa kanya. Sagot ni Leo. Nagulat ako sa kanyang sagot. Hindi naman siya ganito dati. Ang Leo na nakilala ko ay mahinahon at masunurin. Balat kayo lang ba lahat ng mga iyon? Ito ba talaga ang totoo niyang kulay? Tanong ko sa aking sarili. Sumamaman ang aking loob ay pinapalampas ko na lamang iyon. Alang-alang sa aking apo at anak. Maging ang aking asawa ay napansin rin ang kakaibang galaw ng aming manugang. Maging ang sarili naming anak ay kakaiba rin kung gumalaw. Tila ba may itinatago ang mga itong sikreto sa aming mag-asawa? Nagpa siya ang aking asawa na umuwi na lamang kami sa aming bahay. Hindi na raw niya makayanan ang matabang na pakikitungo ng aming anak at manugang. Maging ang apo rin kasi namin ay ayaw lumapit sa amin. Subalit sinabi ko rito na konting tiis pa. Tsaka na lang kami aalis kapag mabuti na ang pakikitungo ng mag-asawa sa aming dalawa. Kahit masama ang kanyang loob ay pumayag pa rin siya sa aking gusto. Hanggang sa lumipas ulit ang ilang araw, kabilugan ang buwan ulit niyon. Nang bigla na lamang akong magising sa isang kakaibang ungol. Hindi iyon sa aso at lalong hindi sa biek dahil wala kaming baboy. Parang nasa kwarto lang iyon ni Leo kaya mabilis akong napatayo at kinapa ang lighter na may maliit na flashlight sa likuran. Laking gulat ko sa aking nasaksihan. Hindi isa kundi tatlong halimaw ang nakita ko na nasa sahig na higaan ng aking anak at ng asawa nito na si Leo. Leo, aswang ka. Pati ang anak ko at apo ko, hinawaan mo pa? Nang gagalaiting tanong ko. Ngunit nakangisi lamang ito habang nakaharap sa akin. Wala akong anumang panlaban sa mga aswang na iyon. Hindi ko rin naman inaasahan na ito ang kanilang kondisyon, kaya siguro hindi ito tumira sa baryo. Gusto nilang maging malayo sa kabayasnan upang hindi mabisto ng karamihan ang kanilang sekreto. Bigla akong sinugod ng isa at dinaganan. Pinagkakalmot ako nito at nahihirapan akong sanggain ang mga mahabang kuko nito. Ana, ida anak. Huwag naman ganito. Maayos kitang pinalaki. Bakit parang kinalimutan mo na ang magandang samahan natin ng iyong ina? Wika ko. Habang patuloy pa rin sinasakal ng nilalang na ngayon ay nakadagan pa rin sa akin. Alam ko na si Leo ang sumasakal sa akin. Sobrang lakas at napakalaki niya. Ilang sandali pa ay nagising ang aking asawa. Nagsisisigaw ito nang makita akong dinadagana ng aswang. Tulong! Diyos ko, tay! Nasa na ba si Leo? Bakit ang daming aswang dito? Umiiyak at nagpanik na ito. Bitawan mo ang tatay! Garalgal na wika ng isang aswang.
si Ida iyon at buong lakas na hinablot niyon si Leo na kanyang asawa. Bitawan mo ko, Ida. Nang gagalaiting wika ni Leo. Huwag na huwag mong biktimahin ang tatay at nanay ko, Leo. Dahil tayo ang magkakamatayan kapag mangyari yon. Napaluha ako sa sinabing iyon ni Ida. Hindi pa naman siya tuluyang nilamon ng halimaw sa katawan niya. Kaya pa rin niya kaming depensahan at ipaglaban. Tumayo ako at tinignan ang kawawa kong apo. Pati siya ay hindi nakaligtas sa pagiging isang aswang. Kung sana, hindi ko na lang pinayagan ang mga ito na umalis noon ng bahay. Hindi ko maintindihan. Ano ang nangyari? Tanong ng aking asawa na tila binabangungot sa kanyang pagtulog. Patawad ma. Ganito na kami ngayon. Sana huwag niyo kaming kamuhian. Sana mahalin niyo pa rin ako bilang anak at ang apo niyo. At maging si Leo na asawa ko. Umiiyak na wika noon ni Ida. Kaya ba, hindi niyo na kami dinadalo sa ating bayan? Kaya matabang na ang pakikitungo niyo sa amin. Bakit, Ida? Sabihin mo sa amin kung paano kayo naging ganito. Sunod-sunod na tanong ng aking asawa. Kumain kami sa karinderyang pinaghintuan ng boss noong pauwi na kami dito, Nay. Tanghali na kasi kami at hindi ko na matiis ang gutom. Simula noon, lagi na kaming balisa pareho. Laging uhaw na parang may hinahanap ang lalamunan. Hanggang sa nagising na lang ako isang umaga at nakita si Leo na kinakain ang hilaw na alaga naming manok. Pati ako ay natakam at nakikain na rin. Simula noon may araw talaga na hinahanap ng aming hininga ang hilaw na karne at maging ang dugo. Pati ang anak ko na inakala kong sobrang malubha ang sakit dahil sa iyak ng iyak at nangangayayat. Iyon pala ay naghahanap ng presyo kong dugo. Hindi ko inasahan na mangyari ito sa amin, Nay. Tay, patuwarin niyo kami kung kailangan naming ilayo ang aming sarili sa inyo. Ayaw lang din namin na mapahama kayo. Mahabang paliwanag ni Ida. Pareho kaming natulala dahil sa revelasyong iyon. Si Leo ay umalis kasama ang anak at nabahala akong baka may makahuli at mapatay sila. Kalaunan, si Ida rin ay nagpaalam at lumabas ng bahay. Naiwan kaming mag-asawa na nagkatinginan. Halos hindi na kami makapaniwala sa revelasyong iyon. Pareho kasi kaming nagsisi kung bakit. Hinayaan pa naming ipadala kay Leo ang aming anak at apo. Alam naming hindi magagamot pa ang kanilang kondisyon. Maaari na nilang ikamatay kung sakaling madala sila sa albularyo. Dahil tiyak na makalabas na ang ibon sa kanilang tiyan at lalong hindi pwede. Dahil maraming beses na silang tumikim ng laman. Halos hindi kami nakatulog ng gabing iyon. Halos nagbatsyag na lang kami sa buong magdamag kung kailan sila babalik. Wala na kaming magagawa pa kung ito na ang kanilang buhay. Sana lang patuloy silang mag-ingat dahil nakapagdesisyon na kaming bumalik na lang sa bahay. Ayaw na namin ang ganitong kasama sa bahay dahil nakakatakot. Kahit pasabihing mga karne ng hayop lang ang kanilang kinakain ay nakakadiri pa rin isipin. Nang magliwanag na ay nagsidatingan na ang mga ito. Yukong yuko si Leo dahil sa pagkapahiya dahil sa nangyari kagabi. Halos ayaw na nitong magsalita kaya ako na ang unang nagsalita.
Huwag kang mag-alala, Leo. Hindi kita sinisisi sa nangyari. Naging biktima ka rin naman. Basta ipangako mo sa amin na kahit anong mangyari, huwag kayong papatay ng tao dahil mas dihamak na malaki ang pananagutan nyo sa Panginoon. Paliwanag ko rito. Salamat, Tay, at patawad dahil sa nangyari. Kung pwede pa sana itong maalis sa aking sarili. Naawa rin ako kay Ida. Pero huli na ang lahat ng matuklasan namin ang bagay na ito sa aming sarili. Wika ni Leo na may kalangkutan. Patawad sa inyo mga anak kung sana hindi ko na lang sana kayo hinayaan na umalis ng mga oras na iyon. Kung may magagawa lang sana kami ng iyong inay para maagapan iyan. Kaso parang malabo na yata na mangyari pa. Ingatan nyo na lang palagi ang inyong mga sarili mga anak. Paalam ko sa mga ito. Kinakailangan na rin kasi naming umuwi ng bahay. At hindi ko rin maatim na tumira kasama nila na ganoon ang sitwasyon. Halos emosyon ang aking nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag ngunit higit sa lahat ang pag-aalala bilang magulang. Ilang taon na rin simula ng mga pangyayaring iyon. Hindi na kami nakadalaw pa dahil sa sitwasyon nila. Hindi naman sa nakakapandire, kundi nakakahabag ng kalooban na masaksihan ang kalagayan ng mga ito, lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Kung may kapangyarihan lang sana na pwedeng ikontrol ang kanilang pagiging aswang, hindi sana ay mapakakabuti iyon. Sa ngayon, sobrang tanda na namin. Ilang sandali na lang siguro ang aming ititira sa mundo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig sa aking kwento. Nawa ay pagpalain po kayo ng Panginoon. Siya nga pala, ako po si Kadyo ng Leyte. Mapagpalang araw, Sir Caspar. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ronald, 40 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ang nangyari noong taong 2000 sa isla ng Kamuti, Cebu. Ito ay tungkol sa aking kapitbahay na si Aling Nora, dating taga Sibunga. Akala ko, kilala ko na ang aking mga kapitbahay at alam ang buong kwento ng kanilang buhay. Akala ko ay mababait ang lahat ng aking mga kapitbahay at mapagkakatiwalaan. At higit sa lahat ay hindi mapagninlang. Pero mali pala ako. May isang lihim si Aling Nora na alam kong pinakaiiwasan niyang malaman ng iba. Iyon ay ang madalas niyang paglabas sa gabi. Ang alam ko ay may asawa na si Aling Nora at may dalawang anak. Pero wala ang mga anak niya sa kanilang bahay dahil malalaki na ang mga ito at may kanya-kanya ng trabaho. Nagbabakasyon lang ang mga ito sa kanilang lugar kapag may okasyon o di kaya ay may mga mahalagang bagay sila na kailangang pag-usapan. Ang kanyang asawa naman ay isang mangingisda at palaging wala sa kanilang bahay kapag gabi. Umuwi lang ito sa madaling araw o di kaya ay umaga para ibenta ang mga kuha nitong isda. Hindi ko ugaling mangialam sa buhay ng may buhay, pero labis kasi akong nagtataka sa mga ikinikilos ng aking kapitbahay. Madalas siyang lumalabas sa gabi kapag wala ang kanyang asawa. Umuwi din naman kaagad ang ginang kapag alam niyang malapit na ding umuwi ang kanyang asawa.
Ang iba tuloy sa aming mga kakilala ay madalas siyang pagchismisan na sa kabila ng tanda raw ng kanyang edad ay baka may kinalantari pa ang babae na lingid sa kaalaman ng kanyang asawa. Ako man ay ganoon din ang naiisip, pero hindi ko akalaing masigit pa pala doon ang kanyang sekretong matagal nang itinatago. Isang gabi, nagdesisyon akong bumisita sa bahay ng aking kaibigang si Kero. Ang kanyang kapatid ay namatay at makikipaglamay ako. Nagpakamatay ito dahil buntis at hindi pinanagutan ng kanyang nobyo. Marami kaming nang hinayang at lihim na sinisi ang yumaong dalaga sa kanyang ginawa. Napakababaw ng kanyang dahilan para magpakamatay. Ang buhay pa naman ay masyadong maikli para sayangin. Kaya naman kung ako ang tatanungin, ay mas maganda kung iingatan natin ang ating buhay at magsikap para sa ikasasaya natin. Hindi ko makakalimutan bandang alas 9 na iyon nang dumating ako sa bahay ni Nakiko. Marami ng tao at lahat ng mga iyon ay mga kaibigan, kaanak at kakilala ng namatay. May iilang mga kapitbahay din kagaya ni Aling Nora at ako na dumadalaw doon. Matapos kong makipag-usap kay Kero ay nagpaalam ako para sumilip sa kanyang yumaong kapatid na nakahimlay na sa kabaong. Nagkataong nagkasabay kami ni Aling Nora sa pagsilip sa kawawang dalaga. Kaya naman hindi sinasadyang napalingon ako sa kanya. Pansin ko, panay ang kanyang paghikab at tila ba walang interes sa mga tao sa paligid. Hindi naman siya mukhang inaantok, pero ang kanyang mukha ay mahahalata kong tila may nilalanghap sa hangin. Humarap sa akin si Aling Nora nang mapansin niya atang nakatingin ako sa kanya at saka ako tinanong kung ano ang aking problema. Napapahiyang napayuko ako sabay hingin ng pasensya sa kanya. Kahit kasi madalas siyang pinag-uusapan sa aming lugar, ay pinakaiiwasan kong makatalo ang matanda. Kilala itong istrekta at walang preno ang bibig kung magsalita. Para mabawasan ang tensyon sa pagitan naming dalawa, ay naisipan kong pag-aanin ang sitwasyon. Sa halip na patulan siya ay, sinakyan ko na lamang ang kanyang tanong para makaiwas ako sa gulo. Nagkunwari akong may naaamoy na mabango, kaya gayon na lang ang gulat ko nang makita ang pagtataka sa kanyang reaksyon. Aniya, talaga daw bang may naaamoy ako dahil siya man ay may naaamoy din? Tinanong ko si Aling Nora kung anong klaseng bango iyon at nang sabihin niyang amoy hinog na lang ka sa paligid ay natigilan ako. Ang alam ko kasi ay kapag nag-amoy lang ka na sa paligid, aswang lang daw ang nakakaamoy niyon. Bigla tuloy akong kinabahan at napatingin kay Aling Nora. Pero maging ang pag-alis niya nang walang ingay ay labis kong ipinagtaka. Paano siya nakaalis sa aking harapan nang hindi ko napapansin? Dahil sa curiosidad ay naisipan kong sundan ang matanda kung saan man ito pupunta. Ni hindi na nga ito nagpaalam sa mama ni Kero at basta na lang pumanaog sa bahay. Ang ilang taong binabati niya ay hindi niya naman pinapansin at diretso lang siyang naglalakad papunta sa malagong sagingan. Akala ko ay naisipan lang niyang magpahangin dahil baka naiinitan siya sa loob ng bahay na pinaglamayan. Medyo mainit naman talaga kasi dahil marami-ramin din namang tao sa loob. Kaya naman napakunot noo ako nang makitang animoy. Hindi siya mapakali
habang sinisipat ng tingin ang halos lahat ng puno ng saging na nakapalibot sa kanya. Ilang saglit lang, nakita ko nang tumingala siya sa buwan at saka naglabas ng maliit na botelyang hindi ko matukoy kung ano ang laman. Maya-maya pa ay, nagpahid siya sa kanyang noo, likod, kilikili at mga braso. Gayon na lang ang pinaghalong gulat, pagkamangha at takot ko nang makita ang dahan-dahang pagbabago ng kanyang anyo hanggang sa siya ay magkaroon ng matutulis na pangil. Hindi makapaniwalang napaatras ako at nagpa siyang lumayo. Pero bago ko pa iyon magawa ay umangil na si Aling Nora at humuni ng kagaya ng sa mga aswang. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Bilang isang taong unang beses na nakakita ng kababalaghan ay hindi ako nakapagsalita at talagang natakot ako ng husto sa aking nakita. Napasinghap ako ng walang anumang tinapyas ni Aling Nora gamit ang kanyang kuko, ang isang may katangkarang katawan ng saging at pinasan iyon. Napaisip ako kung saan nga ba siya pupunta, kaya kahit kabado ay walang imik na sinundan ko ang matanda kung saan nga ba siya pupunta. Nakita kong tinaluntun niya ang daan pabalik sa may lamay, kaya naman walang imik pa din akong sumunod hanggang sa makarating kami sa likod bahay. May mga tao pa din sa loob at naririnig ko ang pinag-uusapan ng mga ito. Iyon nga lang, hindi ko na sila maintindihan dahil nasa matandang aswang na si Aling Nora ang buong atensyon ko. Tila pusang lumundag ito at sumampa sa bubong ng walang ingay, kaya napanganga ako. Sa totoo lang ay unang pagkakataon kong nakakita ng ganoong senaryo. Yung aswang na sumasampa sa bahay ng isang tao at naninilip na tila naghahanap ng susunod na mabibiktima. Akala ko ay sa mga kwento lang sila nangyayari. Kaya naman, habang pinagmamasdan ko ang matanda ay nawalan ako ng lakas para magsisigaw at animo na hipnotismo ako dahil may pumipigil sa akin para magsumbong sa mga taong nasa loob. Sa isang iglap ay nag-ingay ang mga tao nang mamatay ang kanilang mga ilaw. May narinig pa akong sumisigaw na huwag iiwan ang patay, kaya nakiramdam na lamang ako. Ang aswang sa itaas ng bahay ay dahan-dahang lumundag at walang ingay pa ding bumagsak sa lupa na tila ba kasinggaan lang ng isang bulak. Hindi ko maiwasang makadaba ng pangingilabot sa ginawa ng aswang. Naroon pang tila nagiging kasing nipis siya ng kawayan kapag nagtatago dahil kayang sakupin ng isang pirasong kawayan ang kanyang anino kapag nagtatago. Kinalabutan tuloy ako nang makitang pumasok siya sa loob at ilang saglit pa ay lumabas habang may pasa ng babae. Tsaka naman bumalik ang liwanag sa loob ng bahay. At kaagad nang nagkakaingay muli ang nagsisipaglamay. Ewan ko ba, gustong gusto kong magsisigaw at magsumbong sa mga taong nasa loob ng bahay. Pero hindi ko naman magawa. Tila may pumipigil sa akin, kaya naman, para mahimasmasan ako, nagmamadali akong umuwi sa aming bahay. At doon ipinahinga ang kanina ko pa, pinipigilang takot at kaba. Tinatanong ako ng aking ina kung may problema ba ako. Pero mabagal lamang akong umiling. Ewan ko ba, kailangan kong kumalap ng sapat na ebidensya para mapatunayang totoo ang nakita ko. Kinabukasan ay inilibing kaagad ang kapatid ni Kero. Pero wala silang kaalam-alam na ang inilibing pala nila ay isang putol na katawan lamang pala ng saging. Sa halip na magsumbong ay mas pinili kong manahimik.
dahil bahala kong magsiyasat para malaman kung hindi ba ako nananaginip lang noong makita ko ang ginawa ng ginang. Kinakaibigan ko ang asawa niyang si Mangselo. Sa katunayan niyan ay naging suki namin siya kapag bumibili kami ng isda. Wala naman akong napapansing kakatwa sa matandang lalaki. At madalas pa nga itong magkwento ng mga bagay tungkol sa aswang. Kabisado niya ang mga pangontra at gawain ng isang tao para mapatunayan na ito ay isang aswang. Noon din ay nakakita ulit ako ng pag-asa para masabi ko sa kanya ang tungkol kay Aling Nora. Pero kagaya ng dati, pinigilan ko ang aking sarili. Sa halip ay nanatili akong tahimik kahit marami na akong alam tungkol sa kanya. Akala ko ay hindi na mauulit pa ang ginawa ni Aling Nora. Pero naulit pa iyon at nasundan ng maraming beses. Hanggang sa mabalitaan kong nadisgrasya ang kanyang asawa na si Mangselo. Inatake ito sa puso habang nasa gitna ng karagatan. Mabuti na lang at may kasama ang matanda. Kaya agad siyang naiuwi at nadala sa ospital. Nang makalabas ang matanda ay hindi na ito pinapangisda pa ng kanyang mga anak. Sa halip ay pinadadalhan na lamang sila ng pera para sa kanilang pagkain at iba pang pangangailangan. Dahil sa aksidente ay pinagbabawalan ng mga anak na magbuhat maski mabibigat na bagay ang kanilang ama. Sanay ito sa trabaho kaya naman. Nang magpahinga ay kaagad itong naratay sa kama. Kay bilis ng naging paghulog ng katawan nito, nalabis kong ikinabigla. Palagi na lang itong nanghihina at masama ang tingin sa kanyang asawa kapag nakatalikod ito. Alam ko iyon dahil naging kaibigan ko ang matanda kahit papaano. At dinadalaw ko siya sa kanilang bahay 3 beses sa 1 linggo. Napapansin ko din ang matatalim na titig ni Aling Nora na hindi ko na lamang pinapansin para makaiwas sa gulo. Minsan, wala si Aling Nora na dumalaw ako kay Mangselo. Kagaya ng dati, binubuksan ko ang kanyang bintana at pinapalanghap siya ng sariwang hangin. Napansin kong marumi ang silid ni Mangselo at aniya ay hindi naman sila magkatabi ng kanyang asawa sa pagtulog. Nakaramdam ako ng awa sa kanya at pagre-rebelde dahil sa ginagawa ni Aling Nora. Anong klaseng asawa siya? Bakit niya pinapabayaan ang kanyang mister? Ang sunod na binulong ni Mangselo ay labis na naghatid ng kilabot sa aking kaibuturan. Aniya. Gabi-gabi ay bumibisita sa kanyang higaan si Aling Nora. Pero may kakaiba ang ginagawa nito. Sa halip raw na alagaan siya nito bilang isang mabuting asawa ay kung ano-anong kababalaghan ang ginagawa ng matanda. Naroong inaabagan siya ni Aling Nora habang natutulog. Nakatitig sa kanya at natatakam ang itsura. Minsan naman ay talagang nilalapitan siya. Hinahawakan ang kanyang palapulsuhan. Tsaka maaaring kinakagat hanggang sa may sariwang dugong maglalabasan sa kanyang braso. Sindak akong napaatras nang marinig ang kanyang sinabi. Ginusto ko ding ipagtapat sa kanya ang aking mga nalalaman. Pero iniiwasan ko iyong gawin. Ayaw kong maging mitsa ng kanilang pagtatalo. Pero bakit ba ito ginagawa ni Aling Nora? Balak ba niyang patayin ang kanyang asawa? Kung oo, ay siguradong hindi iyon maganda. Dahil sa aking pag-aalala, ay lihim tuloy akong nagpadala ng sulat sa kanilang 2 anak na dati ko pang mga kakilala. Batid ko kasing hindi man lang ibinalita ni Aling Nora sa kanyang mga anak na nagkasakit ang kanilang ama. Kaya naman, kinabukasan ay nagsidatingan ang mga ito
Papahina ng papahina ang katawan ni Mang Selo at mas lumala ang kanyang kalagayan. Nakakapagtakang inatake siya sa puso pero animo na uubusan siya ng dugo. Kaya naman isang gabi ay hindi na ako nakatais at inabangan ko ang matanda sa labas ng kanilang bahay. Gusto ko sana siyang sikmatan kung bakit ginagawa niya iyon sa sarili niyang asawa. Sa pagkabigla ko ay dumiretso siya sa sagingan at kumuha na naman ang katawan ng saging. Nagkataong kakabalik lang ng mga anak nito sa siyudad kung saan ang mga ito nagtatrabaho, kaya malaya siyang gawin ang gusto niya. Alam kong balak niyang katayin ang sarili niyang asawa, kaya bago pa man niya magawa iyon ay naghanda ako ng itak. At nang bumalik siya ay tinapyas ko ang kanyang mukha. Nagtatatakbo sa pagkabigla si Aling Nora at hindi ko na muling nakita pa. Mabuti na lang na agapan ang sakit ni Mang Selo at hindi na siya naratay pa sa kama. Mula noon ay hindi na nagpakita sa kanyang asawa si Aling Nora, at sana nga ay hindi na maulit pa ang ginawa niya. Ang mga anak ay walang ideya kung bakit naglayas ang kanilang ina. Kahit pa magpa hanggang ngayon ay patuloy pa din nila itong hinahanap. Ang tanging ipinagdarasal ko lang, sana huwag na siyang magpapakita pa, dahil hindi ko maipapangakong hindi ko ulit matataga ang kanyang mukha kapag nagtagpo muli ang aming mga landas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ronald po, ng Camotes Island. Ang pinakamatalik na kaibigan sa pagkabata ay mas espesyal, dahil sila ay kasama natin mula sa simula. Ang isang kaibigan sa pagkabata ay isang kaibigan na kilala mo mula noong pareho kayong mga bata. Ang pagpapanatiling pagkakaibigan at ang pananatiling magkalapit hanggang sa pagtanda ay tunay na mahiwaga. Pero paano kung bigla silang lumipat ng ibang bansa? Pagkatapos ng ilang taon, mabalitaan mo na nakabalik na pala sila. Magiging ganoon ka pa din ba kalapit sa kanya kung ganon ang mangyari? Ako si Helga, hindi ko tunay na pangalan. Isang baguhang nurse ng pampublikong ospital. May kababata ako dati na si Jaika. Hindi niya rin tunay na pagkakakilanlan. Isang kalahating lahi ng Pinay at mistisang negra ang babaeng ito. Palagi siyang tampulan ng mga bule sa aming paaralan noong kami ay nasa elementarya pa lamang. Pero ako lagi ang kakampi niya. Nanggagalaiti ako kapag may gustong umaway sa kanya. Ako lagi ang lumalaban para sa kaibigan ko. Aaminin kong war freak akong bata noon. Protective lang kasi talaga ako sa mga malapit sa akin kahit magpahanggang ngayon. Pero isang araw, nabalitaan ko na lang na wala na sila. Lumipad na pala ito sa ibang bansa. Hindi man lang kami nakapagpaalam sa isa't isa. Sobrang biglaan ang kanilang pagkawala. Naging matamlay tuloy ako sa mahabang panahon. Nasanay kasi ako na siya ang lagi kong nakasama. Palagi rin akong busog tuwing recess noong andyan pa siya. May kaya kasi sila dahil foreigner ang kanyang ama. Hindi katulad ko na anak lamang ng kanilang labandera. Gayunpaman, hindi ko ikinakahiya iyon. Ang marangal na trabaho ng nanay ang nag-angat sa akin at nagbigay ng propisyon. Kaya proud ako sa aking ina
kahit pa man isa siyang dakilang tagalaba. Pauwi ako noon nang makasalubong ko ang dating kaklase ko sa elementarya. Ibinalita niya sa akin na nakabalik na raw si Jaika. Sobrang saya ko nang marinig iyon. Pagkagaling ko ng ospital ng araw na iyon, diretso ako sa kanilang bahay. 7 taon na ang nakaraan, pero alam ko na hindi ako makakalimutan ng kanyang mga magulang. Habang naglalakad ako ay naglalakbay ang aking diwa. Ini-imagine ko kasi ang napakaseksi at napakagandang si Jaika. Mayaman iyon, kaya malamang napakasopistikada ng dating. Dasal ko na sana ganoon pa rin kami kalapit sa isa't isa. Hindi naman kasi ako naghanap ng ibang best friend noong umalis siya. Nasanay kasi ako sa kanya dahil sa mabait na napakatahimik pa. Sobrang kabaliktaran sa akin. Nang makarating ako sa harap ng kanilang gate, halatang may tao na nga na nakatira sa loob. Malinis na kasi ulit at bagong pintura ang bahay. Nag-doorbell ako kaagad. Lumabas doon ang dalagang si Jaika. Hindi nga ako nagkamali sa aking iniisip. Napakaseksi nito at ang tangkad. Sobrang payat pa at ang haba ng kulot nitong buhok. Abot hanggang tenga ang ngiti ko nang nasa malapitan na ito. Hey, do I know you? Tanong nito kaya. Nakadama ako ng pagkadismaya. Jaika, ako ito si Helga. Naalala mo pa ba? Oh, Helga. So bakit nandito ka? Kaswal na tanong nito. Gusto ko na tuloy magtampo sa mga oras na iyon. Grabe ka naman sa akin. Hindi mo man lang ako naalala. Malamang hindi mo rin ako namimiss. Nakangusong sa adgo. Don't be too childish. We're young now. Saway nito sa akin na English pa rin. Hindi ko alam kung nawala na ba sa utak niya ang nakagisnang lingwahe. Pasyensya ka na, Jaika. Sige. Mukhang pagod ka pa yata. Tsaka na lang kita dadalawin kapag okay ka na. Paalam ko na lamang rito. Okay. By the way, since you're here already, I want you to come on my birthday next day. I'm still your friend, right? Oo naman, Jaika. You're my best friend kaya. Sagot ko rito nang nakataas ang noo. Good. Do bring your friends here. The more the merrier, right? Wika nito. Nang nakangiti na tila may kapilyahan. Hindi ko alam kung pakiramdam ko lang ba o instinct ko iyon. Naramdaman ko kasi na tila piki ang kanyang huling ngiti. Umuwi ako ng nakatulala. Hindi ko akalain na pagkatapos ng 7 taong hindi pagkikita ay ganoon na lamang. Parang hindi man lang kami naging malapit noong kabataan pa namin. Gayunpaman, inunawa ko iyon. Iniisip ko na lamang na baka pagod siya sa mga panahong iyon. Sumapit ang kanyang kaarawan dahil sa gusto niya na magdala ako ng mga kaibigan. Naisipan ko na yayain ang mga kasamahan kong nurse na nagbo-volunteer din na kagaya ko. Hindi naman tumutol ang mga ito. Stress reliever din daw kasi ang mga parte na tulad nito. Lalo na kapag may inuman at mamahaling wine pagkatapos ng handaan. Mabilis kaming nakarating sa bahay nila Jaika. May lumang kotse kasi ang isa sa mga kasamahan ko. Malapad ang ngiti ng birthday celebrant na sumalubong sa amin.
Nagbiso-biso kaming dalawa at nagulat ako nang may bigla itong ibinulong sa akin. Good girl, iyan ang gusto ko sa'yo eh. Napaka-thoughtful mo pa rin. You know how to make me happy. Mahinang wika nito, kaya humarap ako sa kanya at ngumiti. Abay, oo naman, ikaw pa ba? Alam mo naman na ikaw lang ang best friend ko. Hindi ba? Ikaw lang naman itong nakalimot sa atin eh. Kita mo, iniwan mo ako ng walang paalam. Diretsong sagot ko sa aking best friend. May nakita akong lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam pero ramdam ko na may kakaibang ipinapahiwatig ang lungkot na nakaukit sa balintataw niya. Akmang tatanungin ko na ito kung ano ba ang problema. Ngunit maagap ako nitong nahila, kaya hindi ko na itinuloy pa ang aking sasabihin. Maging ang mga kasama ko ay napasunod na rin sa amin. Nagtaka ako dahil gabi na ay wala man lang itong mga bisitang iba. Ang alam ko, tuwing kaarawan niya ay maraming dumadalaw ng mga kamag-anak sa partido ng kanyang nanay. Wala naman kasing pamilya rito ang kanyang ama dahil foreigner. Nagtaka man ay hindi na ako nag-abala pang magtanong. Alam ko na pati ang aking mga kasamahan ay nagtataka rin dahil kami lamang ang bisita. Kahit hindi sila nagsasalita ay alam ko ang ekspresyon ng galaw maging sa mga mata nila. Mukhang nahulaan naman ni Jaika ang katahimikan naming lahat. Iyon pala ay iisa ang katanungan na nasa aming utak. Mabilis na nagpaliwanag ang aking best friend. Baka nagtataka kayo kung bakit wala kaming bisitang iba. Ano kasi, kakarating lang namin mula sa lugar ng papa. Matagal kaming tumira roon at simula nang makabalik kami rito ay hindi pa nila alam. Okay lang yun, Jaika. Mabuti nga ito dahil hindi kami mahihiya dahil walang ibang bisita. Sabat ko. Ngumiti ito at tinignan isa-isa lahat ng aking kasama. Ang sasarap na mga inihandang putahe ng kanyang katulong. Halos lahat iyon ay aming tinikman. Kakaiba kasi ang lambot ng laman ng karne. Sobrang linamnam at manamis-namis. Hindi ko mawari kung anong uri ito ng hayop. Hindi naman manok o mas lalong hindi baboy. Kakaiba rin sa karne ng baka dahil sobrang malambot. Puno na ang tiyan ko pero sa uri ng karne pa rin nakatuon ang aking pag-iisip. Hanggang sa inilapag na ng magulang ni Jaika ang tatlong bote ng mamahaling red wine. Nagkatinginan pa kaming anim. Unang pagkakataon na makainom kami ng ganitong katindi at kamahal na klase ng wine. Gusto niyong malaman ko anong brand? Huwag na. Walang bayad pag nag-promote. Tsaka na lang. Balik tayo sa kwento. Mabilis na naubos ang isang bote. Pero hindi ako uminom masyado. Ewan ko. Pero sa mga oras na iyon, naramdaman ko na tila may mangyayari na kakaiba. Helga, bakit parang hindi ka umiinom masyado? Ayaw mo ba ng red wine? May iba namang inumin doon. Puna ng ina ni Jaika. Ay, hindi na po tita. Umiinom po talaga ako, ang totoo eh. Nahihilo na po ako. Mabilis lang po kasi akong malasing eh. Sagot ko dito, sabay inarte at pailot-hilot ng sintido. Nako, ganun ba? Ay, edi sabihin mo lang kung gusto mo nang matulog ha. Napalinis ko na naman ang guest room eh. Dito na lang muna kayo magpalipas ng gabi. Itong mga kasamahan mo ay halatang may tama na rin. Uwi ka nito. Talagang may tama na nga ang mga ito.
Paubos na kasi ang pangatlong bote. At may inilapag pang dalawang bote ang kanilang katulong. Nagpaalam ito na pupunta sa kusina. Kaya tinanguan ko na lamang. Naiihi rin ako. Kaya tumayo na rin ako. At pumuntang banyo. Bukas lang iyon. Kaya diretso na ako sa pagpasok. Isasara ko na sana ang pinto nang marinig ko ang sabi ng mama ni Jaika. Come on, honey. Wait patiently. They aren't drunken yet. Wika nito sa asawang foreigner. True, Dad. Just wait until they lose their conscious. I'll assure you, their fleas must be ours this night. Tila may kagalakan sa boses ni Jaika habang sinasabi iyon. Nagulat ako sa huling sinabi ni Jaika. Laman daw namin. Mapapa sa kanila. Anong klase ng nilalang sila? Mga aswang. Bigla akong kinilabutan ng maisip iyon. Kapag ganoon, inilagay ko sa kapahamakan ang aking mga kasamahan. Ako pa naman ang nagyaya sa kanila rito. Kaya ako rin ang dapat na poprotekta. Mabilis ang hakbang ko na bumalik sa mesa. Nakaramdam ako ng pag-aalala. Paano na ito? Halatang mga lasing na ang aking mga kasama. Kapag ba sasabihin ko sa kanila, maabsorb pa ba ng kanilang utak iyon? Nagsimula na rin akong mataranta. Hindi ko alam kung sa anong paraan ko sila o protektahan. Oo nga at maraming kabahayan sa paligid pero paano naman kami makakalabas sa ganoong kataas na pader at gate? Nag-isip ako ng paraan kung paano makalabas na kasama ko ang lima. Malamang, planado na lahat ng pwedeng gawin ng pamilyang ito. Nagtataka pa ako. Dahil pati ba ang kanilang katulong ay kagaya din nila. Hindi ko alam kung bakit otomatikong napako ang aking paningin sa ibabaw ng refrigerator. Isang pumpon ng susi ang nakaagaw sa aking atensyon. Dali-dali ko iyong kinuha at iniligay sa aking bulsa. Tila may pakiramdam ako na malaki ang maitutulong niyon sa amin. Nagpalingaling nga ako sa paligid. Tulog na marahil ang katulong nila. Bigla kasing tumahimik ang buong paligid. Mas lalo tuloy akong kinikilabutan. Isa-isa kong binulungan ang aking mga kasama na maghanda. Dahil mali ang bahay na aming napasukan. Kailangan naming makalabas. Dahil kung hindi, uubusin kami ng magpamilyang aswang. Tila na wala kaagad ang kalasingan ng mga ito. Miss Beautiful, gabi na kasi kaya kailangan na naming umuwi. Wika ng isa kong kasama na halatang lasing na. Hindi. Bukas na kayo umuwi. Gabi na eh. At saka isa pa ay lasing na kayo. Hindi safe ang magmaniyaw. Wika ni Jaika. Hindi. Okay lang, Jaika. Marunong din naman akong magmaneho. Ako na lang ang magdadala ng sasakyan. Hindi pa naman ako lasing eh. Sabat ko naman dito. Pag sinabi ko na walang uuwi, walang uuwi. Maliwanag. Galit na wika ni Jaika. Kaya natigilan kaming lahat. Mas lalo pa kaming nasindak ng humalakhak ito. Na parang isang broha. Ilang sandali pa ay nagsilabasan ang dalawang nilalang na sobrang pangit ng itsura. Alam ko na mga magulang iyon ni Jaika, maging ito ay biglang nag-ibang anyo. Nagsitayuan ang mga buhok at tinubuan ng mahabang pangil at mga kuko. Iyong iba kong kasamahang lasing ay biglang nahimasmasan. Biglang nawala ang tama ng alakat. Biglang naging tuwid ang tayo dahil sa nasaksihan. Nang mga oras na iyon ay
Determinado akong maisalba ang aking mga kasama. Ako ang nagdala sa kanila sa bahay na ito. Kaya nasa kamay ko rin ang kaligtasan nila. Palingalinga ako at hindi malaman kung paano labanan ang tatlong halimaw sa aming harapan. Hanggang sa naalala ko ang mga putol na tubo sa gilid ng gate na nadaanan namin nang pumasok kami kanina. Inutusan ko silang sumunod sa akin sa pagtakbo palabas ng bahay. Dinampot ko kaagad ang dalawang tubo na bakal at binigay iyon sa dalawang kasama. Yumuko pa ako ulit at kumuha upang bigyan pa ang iba. Hanggang sa may bitbit na silang lahat. Tamang-tama at siya ring dating ng tatlong halimaw. Inutusan ko ang mga ito na makipagbuno at ako na ang bahalang magbukas ng gate para kunin ang kotse ng aking kasama. Hiningi ko na rin ang susi ng sasakyan nito na nakaparki sa labas lang ng gate nila ni Jaika. Nangangatog pa ang aking mga kamay at paa habang hinahanap ko kung alin ba doon sa isang pumpo ng susi ang compatible sa gate. Nakikita ko na rin ang mga galos ng aking mga kasama sanhi ng pagkalmot ng mga aswang. Subalit, hindi sumusuko ang aking mga kasamahan sa pagkikipagbuno sa mga ito. Hindi ako makakapayag na sisirain niyo lang ang birthday party ko ngayong gabi. May hinanda pa naman akong games para sa inyong anim. Wika ni Jaika na tila ba naging triple ang lakas ng boses. Pero kahit pa man magsisisigaw kami, ay hindi na rin yata kami marinig. Bukod sa nagsitaasang pader at madistansyang gabayan, tiyak na nasa kailalayman na ng kanilang mga panaginip ang mga tao sa paligid. Nang mabuksan ko ang gate ay, tumakbo agad ako sa nakaparadang kotse. Mabilis ko iyong pinaandar at itinapat sa gate. Isa-isa ko silang pinasampa at mabilis na ipinasara ang pintuan. Sumugod pa ang tatlong aswang kaya mabilis kong pinatakbo ang sasakyan. Maging sa pagtakbo ng kotse ay nakabuntot pa rin ang mga ito. Talagang wala itong plano na titigilan kami. Naramdaman ko rin na tila bumigat ang sasakyan kaya alam ko na sumampa ang iba sa kanila sa itaas ng sasakyan. Ang huni ng mga ito ay halatang galit na galit. Sobrang tahimik ng daan at walang katao-tao kaya siguro patuloy pa rin ang mga ito sa pagsalakay sa amin. Dalangin ko lang noon na huwag magloko ang makina ng sasakyan dahil kapag mangyari iyon, siguradong magiging pagkain na talaga kami ng pamilyang ito ng mga aswang. Sorry talaga sa inyo. Hindi ko alam na ganito na sila ngayon. Noong bata pa kasi si Jaika at Labandera pa ang nanay ko sa kanila, parang hindi naman sila ganoon. Nagulat na lang talaga ako na naging pamilyang aswang na sila. Patawad talaga sa inyo. Munti ko pa talaga kayong malagay sa panganib. Hinging depensa ko sa mga ito. Nakaisip ako ng paraan para tumigil ang mga ito. Alam ko ang direksyon ng istasyon ng pulisya kaya doon ako dumiretso. Buti na lang talaga at naka-uniforme pa kami ng pang-nurse kaya maaari pa rin namin itong gawing palusot para sa curfew. Ilang sandali pa ay natamaan ko na mula sa di kalayuan ang police station kaya napalabi ako. Alam ko na ligtas na kami mula sa kamay ng mga halimaw na minsan ko nang itinuturing na totoong pamilya. Hindi naman sila ganito dati. Ilang taon din kami ng nanay na pabalik-balik sa kanilang bahay noong kabataan ko. Minsan pa nga doon ako nakikitulog
Kapag napasarap sa paglalaro, magkatabi pa kami lagi sa pagtulog at laging magkasalo sa kumot. Ang hinala ko ay baka noong bigla ang pag-alis nila ay isa sa mga magulang ni Jaika ang nayanggaw ng mga aswang. At sa tinagal-tagal ay nagkahawaan silang lahat, kaya naging buong pamilyang aswang. Ano man ang totoong nangyari sa kanila ay hindi ko alam. Ipinagpasalamat ko na lang at naligtas ko mula sa kapamakan ang aking mga kasamahan. Kung may nais man kayong katunungan ay magbasa lang kayo ng comment section, o di kaya mag-comment kayo mismo sa mga itatanong nyo. Alam kong hindi kayo mawawalan ng tanong. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Helga ng Mindanao. Ang lahat ng mga pangalan at lugar sa kwento ay pinalitan ng may akda. Ayon sa karamihan, sa isang buwig ng niyog, mayroon talaga itong kalakip na isang buwang. Ganoon din daw sa magkakapatid. Sa mag-asawa na biniyayaan ng mga anak, isa sa mga iyon ay ang alibughang anak. Katulad iyon ng aking anak na si Jethro. Siguro nga, masyado akong naging spoiler sa aking anak ko na yon. Nag-iisa lang kasi siyang lalaki, kaya lahat ng luho niya ay ibinibigay ko. Bunso si Jethro sa kanilang lahat. Tatlong magkasunod na babae ang kanyang mga kapatid. Maging ang mga ito ay sobrang mahal siya. Bata pa lang kasi si Jethro ay sobrang sakitin na ito. May mga pagkakataon pa nga na akala ko ay mawawala na ito. Pero binigyan siya ng Panginoon ng pangalawang buhay. Subalit maling landas ang natahak niya sa buhay na iyon. Kaya humantong sa sitwasyon na halos kami na ang pinapaluhod. Dumating din sa punto na kami na ang sinasaktan ni Bunso. Isang araw na dumating itong sobrang lasing, nagwawala dahil hindi namin binigyan ng pera. Sobrang laki kasi ng halaga na kanyang hinihiling. Hindi ko alam kung nabagok ba ang ulo nito o nasobraan lang sa syabo. Saan naman kasi ako kukuha ng 50 mil para pang pocket money niya? May trip to Boracay daw kasi sila ng kanyang mga barkada. Kaya halos kalbuhin na ako para lang mabigyan ng ganoon kalaking halaga. Sobrang galit ng ama nito nang makarating. Hindi na ito nakapagtimpi pa sa sarili. Pinagsusuntok nito si Bunso hanggang sa pumutok na ang labi nito. Hindi ko na rin maawat pa ang aking asawa. Sobrang lumabas na lahat ng galit na matagal na niyang pinipigil. Sa sobrang tindi ng galit nito ay pinalayas niya si Bunso. Masakit man sa kalooban ay wala akong magagawa. Nakapagdesisyon na ang aking asawa. Alam ko na kahit anong gawin kong pakiusap nito ay hindi na ito makikinig pa. Lalo na at nilamo na ito ng kanyang puot dahil sa tambak na nitong atraso sa ama. Napasobra yata ang pagmamahal na ibinigay namin sa Bunso. Kaya ito, lumaking suwail at maluho. Hindi na nga ito nagparamdam sa amin. Lumipas ang mga araw at taon. Wala nang Bunso ang nagwawala tuwing lasing. O di kaya ay nang bubugbog sa akin kapag wala akong maibigay na pera.
Malungkot man ay unti-unti kong tinanggap na nakalimutan na kami ni Bunso. Siguro ay tuluyan na itong nalunod sa kanyang mga bisyo. Ngunit nang makalipas ang 5 taon, ay bigla itong umuwi sa aming tirahan. Nagulat pa ako nang buksan ang pintuan ng bahay. Halos hindi ko na ito makikilala dahil sa sobrang kapayatan. Maitim ang gilid ng mga mata at ang dungis ng damit. Ang kulot nitong buhok ay sobrang haba at halatang. Ilang taon nang hindi nasuklayan man lang. Para na itong taong grasa. Hindi ko mapigilan ang maiyak dahil sa pagkahabag. Nawala ang kagapuhan nito noong kabataan. Halos hindi ko nga madapuan ang lamok at langaw ang maputi at sensitibo nitong balat. Ngayong malaki na ay tila wala man lang itong pagpapahalaga sa sarili. Patawad po ma, pakiusap, tanggapin niyo po ako. Pangako po, hindi na po ako magiging pabigat pa. Umiiyak na wika nito. Bilang isang ina, hindi ko matiis ang aking anak sa ganoong sitwasyon. Agad ko itong pinaliguan at binihisan. Pagkatapos ko itong maayusan ay pinakain ng masasarap. Pero nagtaka ako dahil ni hindi man lang nito ginagalo ang pagkain na inihanda ko sa kanya. Bakit anak? Hindi ba masarap ang lasa? Paborito mo naman lahat yan, di ba, dati? Tanong ko dahil nakapagtataka ang kanyang iniasta. Hindi ako nabubusog niyan ma. Kahit uubusin ko pa yan, sagot nito sa akin. Ha? Ano pala gusto mo? Ipagluluto na lang kita. Wika ko dito, pero mabilis akong pinigil. Nakuma, huwag mo nang abalahin pa ang sarili mo. Hayaan mo, ako na ang bahala sa pagkain ko. Sagot nito, kaya napalabi ako. Naisip ko na nagiging independente na ito sa kanyang sarili mula nang umalis ito sa amin. Oo nga pala anak, mamayang gabi, dadating ang ate Sena mo. Alam mo bang ang ganda ng iyong pamangkin? Pagkukwento ko pa sa kanya. Talaga ma, ilang taon na ba yun? Siguro malaki na ano? Sunod-sunod na tanong nito. Sa akin, halata ang pagiging excited sa bata. Hindi anak, buwan pa lang, 7 buwan. Noong nakaraang taon lang din naman iyon nag-asawa. Sobrang napamahal yata sa kanya ang pagiging teacher kaya late na nakapag-asawa. Talaga ma, teacher na pala ang ate. Manghang tanong nito. Oo anak. O sige na. Magpahinga ka muna sa loob. Tatawagin na lang kita kapag dumating ang tatay at ang iba mo pang kapatid galing school ha. Maging ang ate Sena mo at ang pamangkin mo. Wika ko na lang rito. Mabilis naman itong pumasok sa kanyang kwarto. Sobrang saya ng aking nadarama nang mga oras na iyon. Biglang nawala ang matagal nang pangungulila ko sa bunso. Ilang taon din na ramdam kong may kulang sa aking pagkatao. Iyon pala ay ang aking anak na bunso. Wala na akong mahihilang pa ng mga oras na iyon. Ang pagiging kompleto ang aking pamilya ang nagbibigay sa akin ng lubusang kaligayahan. Pagdating ng hapon ay naunang dumating ang aking asawa. Nagalit pa ito sa unang ibinalita ko ang pagbabalik ng aming bunso.
Pero mabilis kong isinalaysay sa kanya ang kahabag-habag na kalagayan nito kanina. Dahil isa rin naman siyang ama, nakaramdam din ito ng awa. Lalo na nang sabihin ko na malaki na ang ipinagbago nito at ang layo na kaysa sa dati. Nang makarating na ang ate Sina nito, ay nagdesisyon na akong gisingin na ito. Gabi na rin at kailangan na ngang maghapunan dahil tiyak na gutom na silang lahat. Pupungas-pungas pa itong tumayo mula sa kinahihigaan nito. Mabilis ang mga hakbang na lumabas ng kwarto. Agad itong sinalubong ng mga kapatid at niyakap. Hindi ang ama nito na printing. Nakaupo lamang ito sa sofa habang nanonood ng telebisyon. Mahinang humakbang si Bunso para lapitan ang kanyang ama. Kinuha nito ang kamay at inilagay sa kanyang noo. Magandang gabi po, Papa. Sabay wika nito. Magandang gabi. Ano, natauhan ka na ba? Tanong ng aking asawa sa kanya. Opo, Papa. Patawad po. Hindi na po mauulit. Umiiyak na sagot ni Jethro. Mabuti naman kung ganon. Mahal ka namin ng pamilya mo kaya tinatanggap ka namin ng buo sa ating bahay. Pero kapag nagiging gago ka ulit, hindi ako magdadalawang isip na palayasin ka. Nakukuha mo ba? Opo, Papa. Malumanay na sagot nito. At nang dumako ang mga mata nito sa pitong buwan kong apo, ay tila kumislap ang mga mata nito. Inakala ko lang na dahil marahil sa dugo niya ito at kakakita pa lamang, kaya ganoon na lang ang kaligayahan niya nang makita ito. Naging maayos ang unang linggo ng pagtira ni Bunso sa bahay. Iyon nga lang ay tila mailap na itong lumabas ng bakuran. Maging ang mga mata nito minsan ay nakakatakot. Pero kapag napansin niyang may nakatitig sa kanya isa sa amin, ay bigla itong maamo na parang tuta. Kapansin-pansin din ang palaging pagkabalisa nito. Isang gabi ay nagising kami sa malakas na kalampag mula sa kanyang kwarto. Napabalikwas kaming lahat ng bangon. Napasugod kaming sabay sa kwarto nito. Nagulat kami sa itsura ni Bunso. Nagmumukhang baliw na hindi may paliwanag. Iniisip ko noon, siguro dahil sa sobrang pagkalulong dati sa droga. Ngunit laking gulat ko nang bigla itong lumundag na parang pusa sa kanyang nakaawang na bintana. Hindi talaga agad ako nakahuma sa tagpong iyon. Para siyang pusa na itim sa everyday battery. Alam niyo ba yon? Sinong walang alam nun? Sinundan ng aking asawa si Bunso. Mabilis itong dumungaw sa bintana. Ngunit laking pagtataka nito nang hindi na mahagila pa ng kanyang pananaw si Bunso. Asa na? Ang bilis namang nawala. Wika pa ng aking asawa habang palinga-linga. Doon lang ako na himasmasan mula sa pagkabigla. Anong nangyari kay Jethro? Anong mangyayari sa bunso natin? Hagulgol na tanong ko noon na sobrang naguguluhan sa bigla ang pangyayari. Naging aswang na yata ang anak natin. Kung hindi ako nagkakamali, nayanggaw ang bunso at baka hindi na natin ito kayang kontrolin. Wika ng aking asawa. Napahagulgol ako ng sobra. Inakala ko na magiging masaya na ang aming pamilya dahil kompleto at maayos na. Iyon pala
ay panibagong bangungot na naman sa aming buhay ang dumating. Sinong mag-aakala na ganoon kabigat ang kahihinatnan ng kanyang pagiging prodigal son? Pero sinong magulang ang makakaatim sa ganoong kondisyon ng kanyang anak? Halos mabaliw ako sa kakaisip at halos sarili ko ang aking sinisisi sa nangyari sa aking nag-iisang anak na lalaki. Kinaumagahan, umuwi itong puno ng dugo ang pangharap na suot. Maging ang mukha nito ay may mantsa ng pulang kulay at tuyong-tuyo na. Pinaliguan ko kaagad ito nang pumasok ng kwarto. Maging ang aking asawa at dalawang anak ay hindi pumasok sa araw ding iyon. Kahit pagbalibalikta rin man ang mundo, ay dugo at laman pa rin namin si Jethro. Kaya minabuti naming itago ito sa loob ng kanyang kwarto. At nag-iisip kung ano ang makakabuti para sa kaligtasan nito. Takot kami na mabisto ng aming mga kapitbahay ang kanyang kalagayan. Maging ang kapatid nitong panganay na si Sina ay walang alam. Hindi naman madalas ang kanyang pagiging halimaw. Madalang lang ito. Ngunit nakakatakot pa rin. Hindi namin alam kung ano ang kanyang binibiktima. Sa tuwing siya ay mananalasa, tao ba iyon o hayop? Basta, hindi namin alam. Buwan ng Disyembre, bakasyon ng mga mag-aaral at maging ang mga teacher. Hindi pumasok sa isipan ko na magbabakasyon sa bahay si Sina kasama ang anak nito at asawa. Alam nga namang hindi ko sila patutuloyin sa bahay. Siyempre, sasama ang loob ng mga ito. Dalangin ko na lang sana hindi aatake ang pagiging aswang ni Bunso. Ngunit sadyang hindi mo hawak kung anuman ang mangyari sa bukas. Nang makita ni Jethro ang siyam na buwan na noong pamangkin ay sobrang saya niya. Pipigilan ko pa sanang makalapit ito sa pamangkin. Ngunit huli na ako. Ipinakandong na ni Sina ang anak niya sa tito nito. Sarap naman ito sa pag-amoy at paghalik sa kanyang pamangkin. Mas lalo akong kinilabutan nang kagat-kagatin nito ang maliit na paa ng aking apo. Maliit na halakhak naman ang tinutugo ng bata. Kaya naaliw kaming manood sa magtiyo. Gayunpaman, naroon ang aking pangamba para sa nag-iisa kong apo. Nawala sa isipan ko ang nakakubling halimaw sa katauhan ni Bunso. Naaliw na rin kasi ako sa kanilang banding. Ayaw ko noon na ipaalam kay Sina ang bagay na iyon. Hanggat maaari, gusto ko na kami lang ng papa niya at mga kapatid ang nakakaalam sa kalagayan ni Jethro. Maaga kaming nagapunan kaya maaga rin nagpahinga. Binilin ko kay Sena na isarado ang kanilang pintuan bago matulog. Tumango naman ito. Kaya pumasok na ako sa kwarto namin ng aking asawa. Kalagitnaan ng gabi, tahimik ang buong kabahayan nang biglang umiyak ang aking apo. Otomatiko akong napatayo at napatakbong tinungo ang pintuan. Nakasunod sa akin ang aking asawa. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang kaba na aking nadarama. Parang alam ko na kung bakit nagkagulo sa kwarto ni Nasina at ng kanyang asawa. Pagbungad ko pa lang ng pintuan ay ang duguang kamay na kaagad ni Jethro ang aking nakita. Maging ang mukha nito na nagiging halimaw at ang mga mantsa ng dugo na nasa buong mukha at damit nito.
Tinakasan ako ng lakas dahil sa aking nasaksihan. Hindi ko alam pero ramdam ko ang pagsara ng aking mga panga at pagkawala ng aking malay. Isinara nga ni Sina ang pintuan pero iniwanan naman nilang nakabukas ang kanilang bintana. Ang katwiran niya ay hindi naman daw makakaakyat doon ang magnanakaw dahil nasa second floor sila. At wala rin siyang kamuang-muang na kasama namin sa bahay ang isang aswang na siyang bibiktima sa kaisa-isahan kong apo. Halos mabaliw na rin si Sina sa mga sandaling iyon. Sobra ang galit ng asawa ng anak kong panganay. Hindi raw niya mapapatawad ang nangyari sa kanyang anak. Kaya mas lalo akong kinabahan para sa aking bunsong anak. Sobrang nahati ang aking puso sa mga sandaling iyon. Parang gusto ko na rin tapusin ang aking buhay para hindi na rin ako magdusa pa sa mundo. Lumuhod ako sa harap ni Sina at ng kanyang asawa. Humingi ako ng kapatawaran para kay Jethro at sa nagawa nitong pagpaslang sa sarili niyang pamangkin. Alam ko na mahal niya ito, kaso hindi niya kontrol ang halimaw na nasa loob ng kanyang katauhan. Hindi ako pinakinggan ng mga ito. Galit na galit si Sina, maging sa akin at ako ang sinisisi sa pagkamatay ng aking apo. Maging ang aking asawa ay hindi ako pinapansin. Tanging ang dalawang anak ko na lang na dalaga ang umiintindi at umaalos sa akin. Kinaumagahan, isang malutong na mura ang nagpabalik sa aking katinuan. Buong magdamag kasi akong walang tulog at nakatulala lang. Buset! Jethro! Ano na naman itong ginawa mo? Santlaga! Dinig ko mula sa loob ng kwarto at tinig iyon ng aking asawa. Nang buksan ko ang bintana ng kwarto, nakita ko si Jethro. Nakabigi sa lubid ang liig. Nakakabit ito sa punong mangga. Nakadilat ang mga mata at nakalabas ang dila. Otomatiko akong napatayo at diretso ng takbo sa bakuran. Dali-daling kumuha ng kutsilyo ang aking asawa upang putulin ang lubid mula sa pagkakatali nito. May nakita akong isang sulat sa paanan nito, kaya dali-dali ko itong binuklat at binasa. Mama, sana hindi na lang pala ako bumalik sa inyo kung ganito rin lang ang gagawin ko. Sinubukan ko na magbagong buhay. Sinubukan ko na kontrolin ang aking sarili. Mama, Papa, mga ate, patawad. Hindi ko makontrol ang aking sarili. Kahit kitilin ko pa ang aking buhay, hindi ito magiging sapat para sa kinikitil kong buhay ng aking pamangkin. Kahit sa kamatayan ko, dadalin ko ang pagkamuhi sa aking sarili mismo. Salamat ma, pa, mga ate. Salamat sa walang katapusang pagmamahal niyo sa akin. Mula ngayon, hindi na ako magiging pabigat pa sa inyo. Kung sana, noon ko pa ito naisip. Hindi sana, hindi ko na nadamay pa ang mahal kong pamangkin. Patawad at isena, patawad. Para akong mabaliw sa mga sandaling iyon, anong laro ng buhay itong tinahak ko? Pero isa lang ang nasa isip ko, napasobra ang pagmamahal ko sa aking anak. Kaya humantong sa ganoong tagpo, kung sana binigyan ko ng limitasyon lahat, kung sana binilansi ko ang tama at mali sa pagpapalaki sa kanya. Kahit kasi mali na, hinahayaan ko lang dahil sa pagmamahal
at iniisip ko na minsan lang siya bata at nag-iisang lalaki pa. Pero mali pala. Naging unfair ako sa kanila. Hindi ko naiisip ang consequences na maaaring aanihin ko rin hanggang sa huli. Pero huli na ang lahat. Kahit kitilin ko ang sarili kong buhay, hindi naman maibabalik niyon ang maling hakbang na ginawa ko noon. Sa ngayon po ay pareho nang may mga asawa lahat ang aking mga anak. May mga apo na rin ako sa kanila. At tulad ng ipinapangako ko sa aking sarili, kailangan kong balansehin ang tama at mali para sa ikabubuti ng kanilang paglaki. At hanggang dito na lang po. Salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, hindi ako magpapakilala. Basta, taga Mindanao po ako. Ingat kayo sa putukan. Sampung taon na ang nakaraan mula nang makapagtapos ako ng high school. Sabik na sabik ang aking pinsan na kaklase ko rin noon habang ibinabalita ang unang reunion namin sa eskwelahan. Talagang tumatawag pa ito galing ng Qatar para ipaalam sa akin ang bagay na iyon. Mabuti pa siya na malayo. Alam ang pinaghahanda ang okasyon ng paaralan. Samantalang ako na andito lang naman malapit sa paaralan. Wala man lang ideya na may ganoon palang event na magaganap. Nako insan, siguro hindi na ako sasama sa reunion na yan. Sigurado akong pagtatawanan lang ako ng dati nating kaklase. Wika ko rito habang kausap sa cellphone. Alas 11 na ng umaga dito sa Pinas habang alas 6 ng umaga sa kanya doon sa Qatar. Isa na itong nurse abroad habang ako isang single mom sa dalawang anak. Kakatapos ko lang noong magmartsa sa entablado para kunin ang diploma nang bigla akong nahimatay sa gitna ng maraming tao. Sobrang taranta ang aking mga guro at mga kaklase, maging ang mga magulang na nasa aming likuran. Iyak na rin ng iyak ang aking ina habang ang papa ay sobrang nag-aalala. Nang madala ako sa klinik, kinunan ako ng test na pag-alaman na nagdadalang tao na pala ako. Halos bugbugin ako noon ng papa dahil sa nangyaring kahihiyan. Nung una, pinanagutan naman ako nang walang kwenta kong kasama ang aking dinadala. Hanggang sa nasundan pa ito ng isa. Ngunit kalaunan, nagpaalam ng magtrabaho sa Manila ito dahil may hiring daw ang forma na tiyuhin ito. Naghahanap daw ng mason. Pumayag naman ako dahil nga dalawa na ang anak namin na kailangang buhayin. Nang una, nagpapadala pa ito. Ngunit kalaunan, nawala na lamang na parang bula. Huwag mo nang alalahanin pa ang nakaraan. Lahat naman tayo nagkakamali sa iba't ibang paraan. Hayaan mo na ang mapanghusga. Hindi naman lahat ganoon, di ba? Marami pa rin ang nakakaintindi. Ang importante, magkikita-kita pa rin tayong magkaka-batchmate. Napabuntong hininga ko dahil sa narinig mula sa pinsan. Simula noon, ito lang talaga ang umiintindi sa akin. At hindi ako nito kailanman hinusgahan. Salamat din sana. Napaka-supportive mo talaga sa akin. Hindi ko na napigilan ulit ang mga luhang gustong kumuwala sa aking mga mata dahil iyon sa tuwa
sa pinsan ko na laging nakaalalay sa akin sa lahat ng bagay. Kahit noon pa man, mapa-financial man o moral assistance, lagi akong nakakatanggap sa kanya. Dumating ang araw ng reunion sa eskol. Nakahanda na ako sa pagdating sa aking pinsang si Sofia. Naihatid na rin kasi niya ang aking susuotin noon pa mang dumating siya mula sa Qatar. Nag-leave ito ng isang buwan sa kanyang trabaho. At balak niyang ipasyal kami ng dalawa kong anak matapos ang reunion sa school. Ilang sandali pa ay narinig ko na ang ugong ng kanyang kotse. Ilang minuto lang ang nakaraan at narinig ko na rin ang boses niya sa kusina habang kausap ang inay. Nagmamadali akong lumabas sa kwarto at upang hindi na siya mainip pa, kakaintay sa akin. Aba, parang dalaga lang ang pinsan ko ah. Pambubula pa nito nang makita akong lumabas ng kwarto. Nako, niloloko na naman ako ng pinsan kong malapit nang maging matandang dalaga. Biro ko sa kanya, kaya napanguso ito at humarap sa akin. Oy, layo pa ha? Grabe ka sa akin. Parang sinasabi mo na rin na pangit ako ganon. Tila na dismaya naman ako sa mga lumalabas na salita mula sa aking bunganga. Para bang nasobrahan ko yata at na-insecure bigla sa kanyang sarili ang aking pinsan. Oy, ang ganda-ganda mo kaya. Kaya lang, napakapihikan mo. Ayan tuloy. Sa dami ba naman ng mga manliligaw mo na gwapo noon, wala ka man lang napili. Nako insan, wag na. Mamaya kagaya lang din ng mga iyon sa lalaking minahal mo. Wag na lang. Hindi bali na lang na maging matandang dalaga ako. Nakapamayawang pa ito habang pinapalipad sa ere ang napakahaba at nakalugay nitong buhok. Nakakaloka ka talaga pinsan. Halika na nga, baka tayo na lang ang hinihintay doon. Humalik ako sa pisngi ni inay at nagpaalam. Hinabilin ko sa kanya ang dalawang anak. Kahit na malalaki na ito, isang 10 taon at isang 8 taon na puro babae. Sinabi ko rin sa inay na mag-o-overnight kami. Nadat na namin ang dating mga kaklase na may kanya-kanyang tumpok. Nag-uusap-usap ang mga ito at masayang nagkukwentuhan. Halatang may mga kaya sa buhay ang iba dahil sa mga suot nitong alahas na sobrang laki at kumikinang ang palawit na yari sa ginto o diamante. Sophia and Jane is here. Wika ni Jailin habang nakatingin sa amin. Hati ang reaksyon ng dati kong kaklase. Yung iba, tila natawa pa habang nakatingin sa akin. Habang ang iba naman ay at halatang ako ang kanilang topiko. Ang iba tila dismayado at yung iba pa ay tila awang-awa sa akin. Nako insan, wala kang papansinin sa kanila ha? Sa akin ka lang focus. Walang kwenta ang pinag-aralan ng mga iyan kung matapobre din lang. Mahinang wika ng pinsan sa akin. Okay lang pinsan. Natural lang talaga na ganito ang magiging reaksyon nila. Tignan mo nga. Halos ako lang mag-isa ang walang accomplishment sa buhay. Prangka na wika ko sa aking pinsan. Gaano man niya ako i-cheer up para maging positibo. Hindi pa rin naman maialis ang katotohanan iyon. Maraming pangyayari ang naganap. Maghating gabi na at iyong iba ay may tama na rin ang alak. Napansin ko na hindi nakikisama si Persia sa kasiyahan. Tahimik lamang itong kumakain sa pinakasulok na mesa. Si Persia ay isang albina. Iyong sakit sa balat na buong katawan at buhok mo ay maputi lahat.
Bukod doon ay napabalitang may lahi rin daw itong aswang. Hindi ko rin alam kung totoo ba ang tungkol sa mga iyan. Narinig ko lang din naman. Kanina lang may kasama pa itong tatlong lalaki. Ngunit hindi ko masyadong namukhaan kung sino-sino ang mga iyon. Minsan lang naman napadako ang tingin ko sa kanila. Dahil may kausap din kami ng aking pinsan na ibang kaklase sa aming mesa. Ilang sandali pa ay may isang lalaking lumapit sa kanya. Si Walmer iyon. Isa sa mga kaklase naming napakabuli noong araw. Siguro, binubuli na naman niya si Persia, kaya lumapit. Hindi ko tuloy mapigilang mapalungo. Paano kasi, noon pa man, ay lagi na nitong binubuli si Persia kasama ang mga barkada nito. Naisip ko na siguro, hindi na ito magbabago. Ngunit nagulat ako nang biglang tumayo ang babae at lumapit kay Walmer. Sa paraan ng pagtitig nito, ay halatang may gagawing kakaiba o pinag-usapan ang mga ito. Nilipot ko ang aking paningin. Talagang walang nakapansin sa dalawa maliban sa akin. Nakita ko pa ng hapitin ni Walmer ang bewang ng dalaga. Halatang may tama na ito sa alak dahil sa paraan ng paglakad. Tumalima ang dalawa at hindi ko alam kung bakit otomatikong napasunod ang aking mga mata sa kanila. Maging ang dalawa kong paa ay hindi na malayang humahakbang na ito at sinundan ang dalawa dulot ng kuryosidad ng aking isipan. Ramdam ko kasi na may kakaiba sa kilos ni Persia. Naglakad na ang mga ito sa madilim na pasilyo ng paaralan. May kutob ako na sa library ang mga ito pupunta. Hindi nga ako nagkamali. Doon ang tuloy nila. Nagmamadali pa ang mga itong pumasok. At dahil hindi inaasahan ng mga ito na may kasunod sa kanila, ay pinabayaan lamang ng mga ito na bukas ang pintuan ng loob na iyon. Pumasok na kaagad sa utak ko kung ano ang gustong gawin ng mga ito. Tila nagalit pa ako sa aking sarili nang bumalik ako sa aking katinuan. Bakit ko sinundan ang mga ito para maging saksi sa gagawing kababalaghan? Yun ba? Ilang sandali pa ay narinig ko ang hagik-gik ng babae, maging ang mahinang tawa ng lalaki, hanggang sa naging mga ungol na ang aking narinig. Nakaramdam ako ng inisabang nilalaro ang aking isipan ang posibleng ganap ng dalawang nasa loob. Napasilip ako sa nakabukas na jealousy window, dala ulit ng kuryosidad. Kita ko ang babaeng nakatayaya sa mesa habang ang lalaki ay pikit matang ninanamnam ang marahil na sarap na dulot ng kanyang ginagawa sa kanyang harap. Hindi ako kumurap sa tagpong iyon. Ilang taon na rin ba akong hindi nakatikim nang ganoon simula nang iwanan ako ng aking kinakasama? Ngunit biglang napadilat ang aking mga mata nang makita ang mahabang dila ni Persia. Maging ang mga mata nito ay nagbabaga sa galit habang hinaantay na dumilat ang mata ng lalaking nasa kanyang harapan. Pikit mata pa rin ito habang nilalaro ang kanyang dalawang matatayog na kabundukan. Hanggang sa narinig ko na lamang ang sigaw ni Walmer. Natila ba nagulantang sa kanyang nakita? Ah! Aswang! Aswang! Sigaw nito. Ngunit bigla rin itong natahimik nang biglang ibinaon ni Persia ang kanyang matulis na dila sa bunganga nito. Pagkatapos ay sinunod na dinukot ang kanyang puso
sinipsip ang kanyang dugo. At nang magsawa ay, pinahid pa nito ang kanyang kamay sa mga dugong tumaga sa kanyang mga bibig. Hindi ako noon nakagalaw sa aking kinatatayuan. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Ang noon ay haka-haka lamang ay, napatunayan ko na at hindi ko alam kung ligtas pa ba akong makaalis sa lugar na iyon. Paano kung makita ako? At ako na ang sunod na dadakmain ng aswang na nasa harapan ko ngayon. Iyan ang bagay sa iyo. Iyan ang bagay sa mga taong mayabang, buli at walang awa. Narinig kong wika ni Persia, pero garalgal ang boses. Naiintindihan ko na talagang naghihiganti nga ito sa lalaki dahil sa ugali nito na sobrang bole. Bigla akong nagulat nang may biglang humawak sa aking balikat. Sisigaw pa sana ako kung hindi lang natakpan ito ang aking bibig. Shh! Huwag kang matakot, insan. Ako ito. Bulong iyon ang pinsan ko na si Sofia. Anong ginagawa mo rito? Baka makita tayo ni Persia. Nag-aalalang tanong ko kay Sofia ng pabulong. Sinundan kita. Nakita kasi kitang lumabas eh. Akala ko kung anong gagawin mo eh. Pabulong pa rin sagot nito. Hinila ko siya papalayo sa lugar na iyon habang abala pa si Persia sa pagdamba ng mga lamang loob ng lalaki. Nagpatianod naman ito at ingat na ingat kami na hindi makalikha ng ingay. Bakit ka pa kasi nandoon? Tanong nito nang makalayo kami ng kaunti sa kinaroroonan ng aswang. Hindi ko rin alam kung bakit ako dinala ng mga paa ko doon. Nagulat na lang din ako na nakasilip na ako sa pinaggagawa nila, lalo na ang ginawa ni Persia. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Wika ko rito. Ikaw talaga, insan? Paano kung nahuli ka ni Persia? Hindi pati ikaw naging pagkain na rin niya. Nag-aalalang tanong nito sa akin. Sorry talaga, insan. Salamat dahil sinundan mo ako. Hindi ko naman alam na totoo ang chismis noon na aswang ang pamilya ni Persia. Sagot ko na lang. Bumalik kami sa loob. Nangalahati pa lang kami ng lakad nang may tumawag sa amin mula sa likuran. San kayo galing? Di nyo ba alam na delikado maglakad sa dilim? Nahintakutan kaming bigla sa narinig. Pero matapang ang aking pinsan. Hindi ito nagpatinag sa takot na bumabalot na rin sa kanya. Hi, nako, Pers. Eh, nasobrahan yata sa tama ng alak itong pinsan ko. Hindi kasi sanay kaya naligaw nang hanapin ang banyo. Pero pabalik na rin kami sa loob. Wika ng pinsan ko noon. Pinipilit ko ring ikalma ang aking sarili upang wag mapaghalata ang natatakot kami sa kanya. Pati bibig ko yata ay nanginginig at hirap kumibot sa mga sandaling iyon. Ganoon ba? Ede, tara na, sabay na lang tayo. Malapad ang mga ngiti nito. Hawak pa ang tisyo na may pulang mantsa. Kaya mataman ko iyong tinitigan habang naglalakad kami pabalik sa loob. San ka nga pala galing, Pers? Kanina pa kita hindi napapansin dito sa loob ba? Kunwaring tanong ng pinsan kong si Sofia. Well, nililinis ko lang ang paunti-unti ang mga toxic sa paligid. Sumobra na rin kasi. Polluted na para sa ating environment. Makabuluhang wika nito. Alam ko na ang pagiging bully at mayabang ng kanyang nabiktimang si Wilmar ang ibig niyang sabihin. Napagtanto na lamang kami ng pinsan sa sinabi niyang iyon. Sa bagay,
Wala rin talagang asal ang lalaking iyon. Pati nga babae, pinapatulan iyon. Sinusuntok niya kapag lumalaban sa kanyang pambubuli. Mabuti na rin sigurong karma iyon sa kanya dahil sa mga pinaggagawa niya. Bumalik ito sa kanyang pwesto. Inayos ulit ang itim na black dress at nagpahid ng lipstick sa kanyang labi. Pangiti-ngiti pa ito habang nakatingin sa maliit na salamin ng kanyang face powder. Ilang sandali pa ay isang lalaki ulit ang lumapit sa kanya. Bigla akong kinabahan para sa lalaki. Kaya mabilis akong napatayo para puntahan ang kinaroroonan nilang dalawa. Ngunit hindi pa man ako nakalayo nang lapitan ako ng barkada ng lalaki. Nakaharap ngayon ni Persia. Sinadya talaga nitong harangin ang aking dinaraanan. Kaya nakaramdam ako ng pagkapikon. Ano ba? Padaanin niyo ako. Importante ito. Reklamo ko na halos magdikit na ang aking kilay dahil sa pagkayamot. Hawak na kasi ng lalaki ang bewang ni Persia. Bigla pang nagtama ang mga mata namin ni Persia nang silipin ko ito. Kaya bigla rin akong nakakubli sa dibdib ng lalaking nasa aking harapan dahil sa gulat. Pero huli na iyon dahil kita ko ang nakakalokang ngiti ng babae bago tuluyang tumalikod akay pa rin ng lalaki. Nanlumo na lamang ako habang ini-imagine ang nangyari kay Wilmar na ngayon ay posibleng mangyari rin sa isa pang lalaki na umakay dito. Ilang sandali pa ay lumapit si Sofia. Hoy, anong ginagawa mo sa pinsan ko ah? Galit ng tanong ng pinsan ko sa lalaking aking kaharap. Wala naman akong ginagawa ah. Siya nga itong chancing sa akin oh. Wika nito. At ang ibig sabihin ay ang pagkubli ko sa kanya. Mabilis naman akong umiwas at lumapit sa aking pinsan. Hindi mo naintindihan. Kailangan silang harangan bago pa may masamang mangyari. Wika ko. Tumawa ng napakalakas ang lalaki sa aking harapan. Hindi mo pwedeng harangin ang mangyayaring kaligayahan nila. Wika nito sa akin. Magagalit pa sana ako ngunit mabilis na itong lumayo at sumunod sa direksyon ni na Persia at ng lalaking kasama nito. Nagkatinginan kami ng aking pinsan. Nag-aalala ako para sa mga iyon. Ngunit ang sabi ni Sofia, hayaan mo na. Karma na lang din yan ng mga lalaking sakim sa laman. Uwi ka nito at niyaya na akong umuwi. Hindi na raw kami magpapaumaga at baka pati kami ay maisipan rin kainin ni Persia. May pakiramdam din kasi ang pinsan na nakita kami ng aswang kanina na nakasaksi sa kanyang ginawa. Pero sino naman ang pagsabihan namin nang nangyari? Mapagkamalan pa kaming adik kapag dumulog kami sa mga pulisya. Lalo na at wala naman kaming matibay na pruweba. Kahit naman siguro makuhanan namin iyon ng video, sabihin lang din na ine-edit ito. Minabuti na lamang namin na lumayo sa lugar na iyon. Nang sa ganoon ay hindi kami kasali sakaling imbestigahan ang nangyari sa mga nabiktima ng aswang. Sigurado akong nakakadiri ang katawan ng mga ito sakaling matagpuan dahil butas ang dibdib at tsaka tiyan. Buti nga iyon nang mabawasan ang mga masasamang nilalang dito sa mundo. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Jane ng Iloilo.
Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Andres. 28 anyos. Tagadaan Bantayan, Cebu. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 1976 sa kapanahunan pa ng aking mga magulang. Sabi nila, ang aswang ang isa sa pinaka-kinakatakutang nila lang noong araw. Kaya kasi nitong pumasok ng mga bahay nang walang kaalam-alam ang nakatira. Kayang umakyat sa bubong nang walang anumang ingay na nagagawa at kayang mambiktima at tanggalan ka na lang ng laman loob sa gitna ng kalsada. Habang ang buong akala mo ay isang mabangis na hayop ang sumusugod sa iyo. Ang aking papa na si Lamberto ay mahilig gumala noong binata pa siya. Madalas siyang gabihin sa daan kasama ang kanyang mga barkada at umuwi ng lasing. Mabait naman si papa. Lakwatsero nga lang siya at halos walang nagagawang trabaho. Palibhasa ay may kaya ang pamilya nila at may katulong na binabayaran buwan-buwan. Kaya naman libre siya sa bahay at walang ginagawa. Sunod sa layaw noon si Papa. Kahit ilang beses na siyang pagsabihan ng aking lolo at lola na huwag nang lumabas sa gabi, ay talagang mas pinag-iigi pa niya ang paghahanap ng lusot para makagala. Mahilig sa basketball si Papa, kasama ng ilan niyang kaibigan na ngayon ay kumpare niya at mga ninong ko na. Madalas silang magpunta sa isang abandonadong lote noon na may malawak na kapatagan at may malaking pader na sinadyang lagyan ng basketbolan nila. Ang pader ay dating malaking gusali na nagibana dahil sa katandaan. Marami nga ang nagsasabi na may nagpapakita raw doon. Kaya ako man ay noong matuto akong maglalaay, hindi ko pinupuntahan ang lugar na iyon nang nag-iisa. Sina Papa at ang kanyang mga barkada ay mahilig magpalipas ng oras doon. Nagdadala ng mga inuming nakakalasing, mga sitsirya at kwentong kababalaghan na pwede nilang pagsaluhan kapag napagod na sila sa paglalaro. Isang araw, nagkasundo ulit sila na magpunta sa abandonadong lote para maglaro. Nasa lima silang magkakasama at puro may mga baong pagkain at inumin. Talagang balak nilang magtagal doon. Nag-imba kasi sila ng mga panggatong at gumawa sila ng apoy na magsisilbing liwanag sa kadiliman. Pili pa lang kasi ang mga establishmentong may kuryente noong araw. Kaya naman, madilim ang mga lugar na wala nang nagmiminti na kagaya ng abandonadong lote na iyon. Naglaro sila ng basketball, nagkasayahan at namahinga nang makaramdam na ng pagod. Tumayo ang isa sa mga barkada ni Papa, si Gino. Hindi tunay na pangalan. Para sagutin sana ang pagtawag sa kanya ng kalikasan. Kwento ni Gino. Sa may talahiban daw siya, nagpas siyang umihi dahil nakakahiyamang aminin. Madalas siyang kantsawang supot daw ng kanyang mga kabarkada kahit tuli naman talaga siya.
Mahiyaing tao ang lalaki, kaya hanggat maaari ay umiiwas siyang umihi malapit sa mga kabarkada. Tanda niya, hindi pa siya natatapos umihi ay napahinto siya nang may marinig na ingay kagaya ng kanyang ginagawa. Naisip niya kung may mga kasamahan ba siyang sumunod sa kanya, pero wala naman. Kabadong ipinagpatuloy niya ang pag-ihi dahil madilim naman at hindi siya makikita. Muli din niyang narinig ang tunog na iyon na kalaunan ay napagtanto niyang ginagaya pala siya. Binilisan na ni Gino ang pag-ihi at tinanong ng malakas ang kung sino mang gumagaya sa kanya. Galit-galitang sinipa pa niya ang maliit na bato sa paana nang may matamaan ito sa unahan na nagpasindak sa kanya. Sigurado si Gino, babae ang nakita niyang nakasilip mula sa talahiban. May magulong buhok, lawit na dila at nakabaliktad na tila panike sa kanyang harapan. Iyong sigaw niya ay tila mapupunit na papel dahil sa labis na tinig. Ni hindi na siya nag-abala pang isarado ang kanyang siper sa sobrang pagkataranta. Tila siya'y mababaliw dahil sa takot sa nilalang na nakita niya. Naisip niya kung sa buong durasyon ng pag-ihi niya ay nakatingin na ito sa kanya at nauna ba ito doon. Taranta namang napasugod si na Papa sa kanyang kinaroroonan, sabay tanong kung ano ang nangyari. Nang mga oras na iyon ay wala silang ibang naisip kundi baka may gusto lang manakot sa kanila para makaalis sila sa nasabing abandonadong lote para siyang pumalit sa kanila para tumambay doon. Tinanong ni Papa si Gino kung ano raw ba ang kanyang nakita. Inilarawan ni Gino ang itsura ng nasabing nilalang. Babae raw ito. May mahabang buhok at mabagsik na mukha. Nagtawanan si na Papa at ang iba pa. Pero iginiit ni Gino na talagang nakakatakot ang nakita niya. Dahil may pagkamakulit si Papa noong kabataan niya, tumingala siya sa langit, sabay sigaw na kung talagang matapang raw ang nasabing nilalang, ay abangan siya nito sa daan at makikisabay siya rito sa pag-uwi. Naghahalakhakan ang lahat, sabay sabing, kahit sa mga nilalang na hindi tiyak kung tao ba o hindi ay umiiral raw ang pagkababaero ni Papa. Tuwang-tuwa ang lahat maliban kay Gino. Nang mga oras na iyon ay may hinala na siya. Kung ano nga ba ang nilalang na nakita niya? Isang aswang. Dati ay hindi umuhuni ang mga aswang. Basta na lang daw ito umaatake nang walang abiso. Kaya halos karamihan sa mga taong nakatira sa kanilang lugar ay namamatay ng walang kaalam-alam kung sino ang sumugod sa kanila. Ang natitira na lang na palatandaan ay kapag may nakikitang wakwak ang dibdib hanggang tiyan at nawawala ang mga lamang loob, palatandaang sila ay nabiktima ng mga aswang. Kaya naman halos lahat si na Papa ay hindi naniniwala sa sinabi ni Gino. Anila, imposibleng gumawa ng ingay ang mga aswang kung natipuan si Gino na lantakan ng nasabing nilalang ay hindi na ito maghihintay pa ng tamang panahon para sugurin siya. Hindi na ito mananakot pa dahil nakahanda na itong manakmal anumang oras.
naging isang malaking palaisipan tuloy sa kanila kung ano nga ba talaga ang nilalang na nakita ng kanilang kaibigan. Pero nang gabing iyon, hindi aakalain ni Papa na siya man ay makakasalamuha ang nasabing aswang na isa palang tunay na mapanlinlang. Pauwi na sila mula sa paglalaro at napagdesisyon na lang na huwag nang magpalipas ng gabi sa abandonadong lote dahil sa nangyari kay Gino. Si Papa ay iba ang kalsada na daraanan pa uwi. Kaya naman, sa crossing pa lamang ay maghihiwalay na silang magbabarkada. Kwento ni Papa, nakakailang hakbang pa lamang siya palayo sa mga kaibigan nang makarinig siya ng isang hindi pamilyar na tunog ng ibon. Hula niya ay ibon talaga ito dahil may naririnig siyang pagaspas ng pakpak mula sa di kalayuan. Hindi niya raw ito pinansin bagamat nagpasya siyang huminto dahil may nahulog siyang bagay na binibitbit niya. Yumuko si Papa at hindi sinasadyang mapatingin ng patuwad sa kanyang likuran. Kaya naman gayon na lang ang gulat niya nang makita ang isang nilalang na hindi niya akalaing makikita niya sa tanang buhay niya. Isang babae, nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa kanya. Habang nakasabit ito, na tila ba panike at may nakakahindik na pakpak. Nang makita niya ito ay hindi pa siya natakot. Tinignan niya muna ng malinaw kung ano ba talaga ang nilalang na iyon bago huminga ng malalim. Nang humuni ulit ang nilalang at matiyak na dito nga nagmumula ang ingay, ay napatakbo ng mabilis si Papa. Tila siya ay sasakyang nalagyan ng gasolina dahil sa bilis niyang tumakbo. Dahil sa pagkataranta ay hindi na niya matandaan kung saan nga ba siya nagsuot at naguluhan na siya nang sumabit siya sa napakaraming mga sanga. Napagtanto niyang nasa isang kawayanan na siya at sa halip na tumakbo pa ay nanatili na lang siya sa gitna kung saan may espasyo na pwede niyang pagtaguan. Naririnig pa niya ang huni ng aswang at ang pagaspas ng mga pakpak nito, pero mahina na. Naisip niya baka nasa malayo na ito. Pero gayon na lang ang pagkagimbal ni Papa nang makita niya ang nakakatakot na mukha ng babae na nakasilip lang pala sa mga sewang ng kawayan at nag-aabang sa paglabas niya. Tila ito ay asong nakakita ng pusa na biglang bumangis nang mapatingin sa kanyang mukha. Kasabay ng kanyang pag-atras ay ang pagdaluhong sa kanya ng nilalang at ang pagkalmot nito sa kanya sa kung saan-saang bahagi ng kanyang katawan. Sa bawat kalmot ay napapaigik si Papa, lalo na't kay putulis ng mga kuko ng nilalang na bumabaon sa kanyang balat. Nakanganga si Papa at wala nang nagawa kundi ang depensahan lang ang kanyang sarili. Nang makita ang dila nitong, bigla na lang gumalaw at dahang-dahang humaba at undi-unding pumupulupot sa kanyang liig. Iyong sigaw na pinakawalan niya ay nakakabingi na at imposibleng walang natutulog sa mga oras na iyon ang hindi magigising. Pero gayon na lang ang kanyang pagtataka nang wala man lang tumulong sa kanya. Kaya naman, inilabas niya ang lahat ng lakas para malabanan ang mabagsik na nilalang.
Wala nang napagpilian si Papa kundi ang makipagbuno sa aswang. Hindi pa niya tiyak kung bakit humuhuni ito na kagaya ng ibon. Pero isa lang ang sigurado siya. Kumakain ng laman loob ang nasabing nilalang. Ang dila nito ay nasa liig niya pa rin at nasasakal na siya. Pero hindi siya pumayag na malamangan nito. Mabuti na lang, naalala pa ni Papa na may dala siyang maliit na kutsilyo at nasa bulsa niya iyon. Kahit nahihirapan, ginawa niya ang lahat para makuha ang kutsilyong nasa kanyang bulsa. Lalo na't alam niyang ito lang ang makakapagligtas sa buhay niya. Hirap at nanginginig ang kanyang kalamnang. Pilit niyang inaaabot ang kanyang kamay sa pantalon. Hanggang sa magtagumpay nga siya at makuha niya ito. Walang habas niyang ipinanghiwa iyon sa dilang nakapulupot sa kanyang liig. Sumigaw ang aswang at umungol ng malakas. Nakakangilo at nakakapangilabot. Nagulat siya dahil wala man lang dugo na dumaloy sa parte ng dila na hiniwa niya. Kaya naman, naisip niyang pagsusugatan ang aswang. Kung saan-saan niya iniwas-iwas ang kanyang kutsilyo, napatuloy namang ikinaungol ng aswang hanggang sa tuluyan na nga siya nitong mabitawan at lumayo sa kanya. Nagtapang-tapangan si Papa at sininghala ng aswang. Aniya, kung gustong makipagbuno ng aswang ay makipag-away ito ng patas sa kanya, hindi ang gagamit pa ng dila para ipansakal sa kung sino man ang maisipan itong sugurin. Hindi nagpalabas pa ng kung anong ingay ang aswang, sa halip ay dahan-dahan itong umatras papunta sa kadiliman at basta na lang nawala ng tuluyan. Tinangka pa ni Papa na sundan ang aswang pero hindi na niya ito makita. Kaya naman, napasalampak siya ng upo sa lupa at saka huminga. Nang mapagtanto ang nangyari sa kanya kanina, ay tsaka lang siya nakaramdam ng panlalambot at panginginig na hindi niya inaasahan. Tila bakang umatungal si Papa habang nagpapapadya dahil sa kaalamang dinaluhong siya ng aswang. Kinabukasan, kumalat sa buong bayan ang nangyari kay Papa. Gayon din ang gulat niya nang magkwento ang mga kabarkada niya na sila man ay may nakasalubong daw na malaking ibon kagabi at may kakaibang ulo. Ang konklusyon ng mga tao, baka panibagong version raw ito ng aswang kung saan nag-aaral itong humuni para manlin lang. Kapag malakas ang huni nito ay nasa malayo pa raw ang nasabing nilalang. Pero kapag mahinang mahina na ang huni nito at halos bulong na lang, nako, mag-iingat na raw ang lahat dahil siguradong nasa malapit lang daw ang nilalang at naghihintay ng tamang pagkakataon para sumugod. Kahit ganoon ang nangyari ay hindi pa rin nadala si Papa at tumatambay pa rin sila ng kanyang mga kabarkada sa bakanting lote. Nang minsang maglaro sila, ay hindi sinasadyang tumilapo ng kanilang bola sa may talahiban. Kaya naman hinabol nila ito hanggang sa makarating sila sa kabilang bahagi ng malaking pader. Napakunot ang noon ni Papa at nagulat ng mapag-alamang may bahay pala sa lugar na iyon at may nakatira pa. Isang matandang babae, kung kausapin man nila
ay bihirang sumagot. Iyon pala ay may sugat ang dila nito na labis na nagpadagundong sa dibdib ni Papa. Ikwento niya ang tungkol sa matanda sa kanyang mga magulang na labis nitong ikinagulat. Ayon sa kanila, ang matanda ay pinagdududahang aswang at pinakaiiwasan ng lahat ng tao. Kaya naman, gayon na lang ang takot nila. Sumagi sa isipan ni Papa na baka ang aswang na sumugod sa kanya at ang matandang babae sa likuran ng pader ay iisa lamang at kailangan nang iwasan ito. Ito nga marahil ang aswang na nakarinig sa kanilang usapan noong si Gino naman ang tinakot at nagalit ito. Nahamunin ni Papa na abangan siya ng aswang sa pag-uwi. Dahil sa kanilang nalaman ay hindi na sila pa gaanong nagpupunta sa abandonadong lote. At tinatandaan na ang mga panibagong linlang ng mga aswang kapag may gusto itong biktimahin sa pamamagitan ng paghuni. Maraming salamat po sa pakikinig sa karanasan ng aking ama. Muli po, ako po si Andres ng Cebu.